Heto na po, sir. Natapos ko na po. Anisinsya at inilapag ang folder ng maayos sa desk niya. Umangat ang kilay niya nang tingnan ang mga folder sa harapan. Saka tiningnan ang unang folder. Hindi pa siya satisfied sa ginawa nito, kaya tinaas niya ang isang folder. Ulitin mo to. Aniya. Akmang kukunin pa lang iyon ni Cynthia nang mabitawan niya iyon kaya nahulog. Medyo nagulat si Sir Dan, pero wala nang mas nakakagulat ng yumuko si Cynthia habang nakatalikod sa kanya. Yumuko lang ito basta-basta at nakita niyang panty nito. Natigilan siya. Hindi pa siya nakamove on nang humarap ang babae sa kanya. Hindi na hinintay ni Cynthia na tingnan niya pang ibang folder dahil kinuha na lahat iyon ni Cynthia. Habang si Sir Dan, wala pa rin sa sarili. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Nagsalubong ang kilay ni Sir Dan Divaro nang bumungad sa kanyang babaeng may maikling damit na suot mula ulo hanggang paa. Hindi niya na ito makitaan ng kadesantehan. Sukat ba naman at suot nito ang sobrang ikling damit at bukas pang ilang butonis ng damit. Lumuwa ng kaluluwa nito. Malayo pa lang. Kita mo na agad ang cleavage. Her hair was curled in a seductive way. Her deep blue eyes are like tempting. Hindi matangkad. She's fitted with perfect proportions of curves. She's really a temptress. Kaya kanina papanay ang sulyap ng mga lalaking empleyado sa labas ng office. Behind this thick glass wall are those perverts trying to sneak peek. Sino ba naman kasing hindi? Kung may babaeng ganito manamit, napapasok sa office niya. Hello sir, good morning. I'm Cynthia Avastas. Ako pong pinadala na papalit bilang sekretary niyo po. Kahit ang dating ng boses ng babae, tila nang aakit din. Hindi niya alam kung sinasadya nito iyon. O ano? Napamura siya sa sarili. Ano naman ngayon? Depende na lang yun sa kanya kung magpapadala siya. I hope you know about the company's dress code. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Kapansin-pansin ang gulat sa mga mata nito. Kumunot ang noo niya. Talaga bang wala itong ideya sa ganung bagay? Dati na ba itong nakapagtrabaho sa isang kumpanya? O ngayon lang? Kung ngayon lang, bakit itong pinadala ng agency? Gusto niya ng maraming karanasan. Hindi basta-basta ang trabaho ang pinasukan nito sa kumpanya niya. Kaya hindi ubra sa kanyang papeteks-peteks nito. Oh, sorry po sir. I'll change my outfit tomorrow. Anito. No other man could ever see that again, Cynthia. Sad nito nang hindi lumingon sa kanyang dahilan upang magitla na lang si Cynthia. Now, hand me that. Tinuro yung folder na hawak nito. Natataranta na agad nitong inabot ang mga papel nito. Tiningnan niya ang profile nito. Sekretarya lang kinuha nito at nakapagtapos na. May 1 year experience sa kabilang kumpanya bilang sekretary. Napaisip tuloy siya kung babae ba o lalaking dating boss nito. Napapailing siya. Bakit ba yun agad ang nasa isip niya? Maganda naman ang records nito. No wonder kung bakit ito ang pinadala ng agency. Sumulyap siya sa babae. Nagsalubong ang tingin nila. Nakatingin ito sa kanya at kanina pa pinagmamasdan ang reaksyon niya. Gumalaw ang bagang niya. Jam those look. Nakailang ex na siya sa buhay niya. Kay bubuga ang mga yon pagdating sa ganda. Mas lamang kaysa sa babaeng ito. Kaya bakit ganito pa rin ang nararamdaman niya? Isang buwan pa lang naman nung makipaghiwalay siya sa isang model. Kaya imposibleng tigang lang siya. These are enough for me. Aniya. Baka kapag simula na po ba agad ako bukas? Sumigla ang mukha nito. Kumunot ang noo niya. No. Ngayon ka magsisimula. Nakita niya kung papaano ito natigilan. He let out a smug look. Hindi ako nagsasayang ng oras dito. What do you expect? Na may welcome party ang mga empleyado ko dito bago sila magsimula magtrabaho? Hindi niya alam kung bakit pero uminit ang ulo niya bigla. Tahimik na tumango ang babae. Nakonsensya siya pero ayaw niyang ipakita. Bakit ba kasi bigla na lang siyang nakaramdam ng iritasyon ngayon? Ayos lang naman siya kanina. Tapos biglang naging ganito. Sige po, magsisimula na po ako ngayon.
sabihin niyo lang po ang iba niyong ipapagawa. Formal na sabi ng babae. Nang umiling siya ay lumabas na agad ito. Napaiwas siya ng tingin ng tumamang mata niya sa pang-upo nito habang naglalakad ito palabas. Minumura niya sa isipan ng maikling palda ng babae. Habang ginagawa niya ang trabaho niya sa araw ngayon, ay hindi niya maiwasang hindi tumingin sa bagong sekretary niya sa labas. Nagsalubong ang kilay niya nang makita nilapitan nito ng isang lalaki. Tila may pinag-uusapan ang dalawa sa labas. Gusto niya mag-concentrate sa ginagawa pero nadidistract siya sa senaryo sa labas. Nagtagis ang bagang niya at hindi na nakatiis at tumayo na. Binuksan niya ang glass door at nang mapansin niya nung empleyado niyang lalaki ay agad itong umayos ng tayo. Tumingin siya sa name tag nito sa dibdib. "What are you doing here, Clarence?" Iritadong usisa niya. Sir, may tinatanong ako kay Miss Cynthia." Nabitiw ito ng hilaw ng ngisi. "Ikaw mas matagal sa kumpanya ko. Kaya ano pang tinatanong mo sa sekretarya ko kung hindi mo alam?" Pinagdidiinan niyang salitang sekretarya ko na ani mo kailangan nitong malaman na pag-aari niyang kinakanti nito. Napakamot sa ulo si Clarence. "Sorry po, hindi na maulit." Nang makaalis si Clarence ay napatingin siya kay Cynthia na ngayon, medyo gulat pa sa naging asta niya. Agad na nag-iwas ng tingin ang babae na animo na natatakot sa kanya. Kumuyom ang kamao niya. Nairita siya sa sarili niya ngayon pa lang. Bakit ba biglang ganito siya mag-react? "Do this for me. Tapusin mo lahat. Hindi ka uwi nang hindi mo natatapos." Ani at binagsak ang makapal na folder sa desk nito. Ito ang dahilan kaya distracted siya ngayon. Tsaka mag-i-entertain lang naman ito ng lalaki kaya mas mabuti pang abalahin niya na lang ito. Nanatili siya hanggang 10 ng gabi habang kita niya sa labas ang seryosong si Cynthia. Unang araw palang binigyan niya na agad ito ng maraming trabaho. Mga ilang minuto pang dumaan bago pumasok si Cynthia sa office niya. Agad siya napaupo ng maayos. Bitbit na nito ang mga folder sa braso nito. "Heto na po sir, natapos ko na po." Ani Cynthia at inilapag ang folder ng maayos sa desk niya. Umangat ang kilay niya nang tingnan ang mga folder sa harapan. Saka tinignan ang unang folder. Hindi pa siya satisfied sa ginawa nito kaya tinaas niya ang isang folder. "Ulitin mo to." "Aniya." Akmang kukunin palang yun ni Cynthia nang mabitawan niya iyon kaya nahulog. Medyo nagulat siya pero wala nang mas nakakagulat nang yumuko si Cynthia habang nakatalikod sa kanya. Yumuko lang ito basta-basta at nakita niya ang panty nito. Natigilan siya. Hindi pa siya nakamove on nang humarap ang babae sa kanya. "Ulitin ko po ito." Ani Cynthia sa seryosong boses. Pakas sa mukha ni Cynthia ang iritasyon pero pinipigilan lang ang sariling magalit sa kanya. Hindi na hinintay pa ni Cynthia ang tingnan niya ang iba pang folder dahil kinuha na lahat iyon ni Cynthia. Habang siya, wala pa rin sa sarili. Iritado si Cynthia habang iniinom ang ladies drink sa kamay. Magulong dance floor. Maraming nagsasayaw sa gitna. Kung hindi lang siya bad mood ngayon ay baka nasa gitna na siya at sumasayaw na rin. "Ang sama ng ugali. Grabe. Akala ko pa man din mabait kasi maamang mukha. Mukha lang pala yung maamo. Tapos demonyo ang ugali." Pagkukwento niya sa kaibigan niya. Wala nga si Sir Dan dahil may business trip. Kaya maagi siyang nakauwi ngayon. At nakapag-club pa kasamang kaibigan niyang si Rosie. Pareho sila ng kumpanya na pinagtatrabahuan ngayon ni Rosie. Kaya lang hindi secretarial ang inaplayan nito. Pakiramdam nga ang malas-malas niya. Parang gusto niyang mag-back out na lang. Kung di lang dahil kailangan niyang kumayod para sa maintenance ng mama niya, hindi niya pagtitiisan ang trabahong yun. "Pero hot siya ha? Crush siya ng mga kasamahan ko sa floor namin." Ani Rosie. "Ano naman magagawa ng gwapo kung masama naman ugali? Ang init-init ng ulo niya sa akin noong unang araw pa lang. Ayos lang sa akin punahin niyang damit ko. Pero yung pati mga nakakausap ko sa trabaho, tapos lalapagan pa ako ng patong-patong na trabaho noong unang araw pa lang?" Namilog ang mata ni Rosie. "Seryoso? Pinapakialaman ka niya?" "Oo, kaya nakakairiti siya sa totoo lang." Imbis na maawa sa kanya si Rosie ay bigla pa itong umisi. Napakunot ang noo niya. "Kakakilig naman." Ani Rosie at humagikig. Ilang saglit lang nang medyo tipsy siya ay hinila na siya ni Rosie sa dance floor para sumayaw. Nagpahila naman siya dito at
pumagit na sila sa mga nagsasayawan. Bigay todong pagiling nila hanggang sa may lumapit sa kanyang lalaki at sumayaw sa may likuran niya. May itsura ang lalaki. Sa totoo lang, wala talaga siyang pakialam sa itsura. Ang importante sa kanya ang mag-enjoy. Way back when she's only a teenage girl, ilang beses na siyang naloloko ng malalaki. Kapag hindi niya napagbigyan pagdating sa sex side, iiwan siya at ipagpapalit sa malalandi. Kaya natuto na siya, hindi na siya nagseseryoso sa lalaki. She swayed her hips even more, dancing along with the erotic beat. Naramdaman niya ang mga kamay ng lalaki sa baywang niya at hinawakan iyon upang igiya pataas sa dibdib niya. She can hear his sexy girl near her ear. Humarap siya dito at sinalubong ito ng nang-aakit na tingin. She put her hands on his broad shoulder and swayed her hips. Ah, fuck. Hindi nito napigilang mapamura habang pinagmamasdan siyang gumigiling sa harapan nito. This is her now. A new Cynthia. A user, player, and a shit. Whatever they call her, she doesn't care. Gagawin niyang lahat ng gustuhin niya. Sa tuwing naakit niyang isang lalaki ay kasiyahang hatid nun sa kanya. Parati nung pinapaalala sa sarili niyang malayo na siya sa dating siya. Be with me tonight, babe. I'll give you what you want, please. Mahimigan sa pagsusumamo sa boses nito. She just grant him a mischievous smirk. Wala ko sa mood ngayon. Napaaw ang labi nito ngunit kalaunan ay gumisi ito. Can I have your number then? Binigyan niya ito ng nakakit na tingin bago umiling. Gusto niya itong baliwin. Gusto niyang magalit ito dahil pinapahirapan niya ito. Hinaplos niya ang panga nito at napapikit ito. Tsaka niya ito iniwan sa gitna ng dance floor. May nakapaskil sa kaibang ngisi sa labi niya habang paalis. Sumunod siya sa naunang si Rosie. Nakipagsayaw naman sa ibang lalaki si Rosie, siya naman ay hinilang isang lalaki may itsura na may hawak pang Converse sa kamay. Akmang aalma pa ito nang gumiling siya sa harapan nito. Para ito na hipnotismo at napatulalang pinagbasdan siya. Tumalikod siya dito at gumiling ulit. Sinadya niyang sagiin gamit ang pangupo, ang bagay sa gitna ng bahagi ng hita nito. Napaungol ito at hindi nakayanan ng tensyon. Binaba na nito ang beer saka hinawakan niya siya sa baywang. Yumuko ito at dumaete sa labi nito sa hantad niyang balikat. Damn it, baby. You're so hot. He groaned and almost bit her neck. He squished her buttocks. This one is so aggressive. She loves this even more. Hindi niya sadyang dumapo ang mata sa bar counter. Sa madilim na bahagi ng club ay isang pamilyar na lalaki ang dominanteng nakaupo doon at pinagmamasdan siya mula doon. He was like a mad beast watching his prey. His aura was a dark as the dark skies of the night. Sir De Divaro. Umigti ang mga panga nito at agresibong tinunggang alak sa baso nito at bakas pa rin ang galit sa mata nang pahiray ng hinlalaki ang labi. Chamet, he looks sexy with his mouth. Bulalas ng isipan niya. Pero kahit ganito ito kagwapo, hindi mabubura ng tsura nito ang iritasyon niya dito. Hindi siya nilulubayan ng tingin nito. Nakakabutas ang mga tingin nito pero wala siyang pakialam. Mas lalo niya pang pinag-igyan ng pagsayaw. She ran her fingers over her hair at hinilang dulo ng damit para umangat ng konti at humantad ang hita. Nakipaglaban siya ng tinginan kay Sir Dan habang patuloy siyang sumasayaw ay unti-unti namang nag-ibayo ang pagliyab ng mamata ng binata. Hindi niya alam kung bakit ganun ito makatingin. Kung ano man ang ikinagagalit nito sa kanya ay wala siyang pakialam. Magalit ito kung gusto nito. Kahit mapustroke ito sa galit ito sa kanya. Huwag tayo dito. Ano ng lalaki sa likuran niya at hinila siya tungo sa gitna ng dance floor. Naglawas si Sir Dan sa paningin niya. Napangisi siya ng halikan ng lalaki ang likod niya, ang balikat niya at patuloy pa rin sa pagsayaw. Hey, tara na. Ayoko nang magka-hangover bukas. Lumapit na si Rosie sa kanya at hinila na siya mula sa lalaking kasayaw niya. Ayaw pa nga sanang pumayad ng lalaki pero mapilit si Rosie. Nang duman sila sa bar counter ay hindi niya na nakita doon si Sir Dan. Umalis na kaya ito? Ano naman kung umalis na ito? Kastigo niya sa sarili. Umiling-iling siya at nagpahila na lang kay Rosie. Hay, sana day off ko na lang bukas para pwede hanggang umaga. Nag-enjoy na ako doon eh. Sayang.
reklamo ni Rosie na antok na antok na. Wala sa sariling umisi siya. Tumango lang siya habang namimigat ang mga mata. Gusto niya rin magtagal sa loob pero wala na siyang magagawa. Kailangan pumasok kinabukasan. Naghihintay sila ng taxi sa labas. Maraming nakatabay sa labas na mas prefer na sa dilim magkwentuhan at magharutan. Some of them are doing PDA. Nakasanayan niya na iyon dahil mahilig siya sa nightlife. Ano ba yan? Reklamo ni Rosie nang maunahan sila ng magsyota na makasakay sa taxi. Pero sila ng trip ni Rosie, magwalwal at makipagharutan sa mga nasa club. Pero hanggang ngayon wala pa rin silang naging long-term relationship. Kung hindi isang linggo, aabot lang ng 3 araw break na agad. Hey babe. Bahagya siyang nagulat ng may brasong biglang pumulupot sa bewang niya. Nang lingunin niya ay napakunot ang noo niya. Hindi niya agad ito naalala. Dumaan pang ilang segundo bago niya ito naalala. Itong lalaking unang nakasayaw niya sa loob. Sa dami ng nakakasalamuhan niyang voice, madalas din niya matandaan ang mga pangalan, lalo ng hitsura. Need a ride? Pwede rin kayo sa kondo ko. Anito ng diretsahan. Ganito talaga ang malinyahan ng mamahilig lang sa one night stand. Gumisi siya sa lalaki at mabigat ang mga matang. Umiling siya. Uuwi kami. Sorry. Please, babe. Ungot nito. Hindi niya na ito pinansin kahit patakhawak ito sa bewang niya. Kaya lang nagulat siya ng bigla na lang. May tumulak sa lalaking nakahawak sa bewang niya. Fuck you. Daod ako dyan. Isang kararating na lalaki ang sumingal sa lalaking kanina lang ay hawak siya sa bewang. Ngayon ay nakadapa na ito matapos itulak. Halata sa mukha ang iritasyon at nang tumayo ay sumugod na agad ang isa at nagsuntukan na. Napaatras siya. Fuck you. Fuck you. Nagkagulat na paatras na lang siya. Yung dalawang lalaki na nagsuntukan ngayon, iyon ang malalaking hinarot niya kanina sa dance floor. Hindi niya lubos sa kalahing mag-aaway ang dalawa ng ganito. Oh gosh! Natatarantang umatras agad si Rosie sabay, hablot sa kanya. Bago pa siya makalayo sa guloy, isang kamay ang humila sa kanya. Namilob ang mga mata niya. Nang sumalubong sa paningin niya, mukha ng Sir Sarda nila. Seryoso ang mukha nito. This way. Anito sa seryosong boses. Wala silang choice dahil hawak siya ni Sir Dad at hinihila na sila palayo sa nagkakagulo doon. Nakarating sila sa isang bugatti na kulay itim. Pinatunog nito ang sasakyan bago binuksan. Hop in. I'll drive you home. Ani Sir Dad na akala mo papa nila na sinundo sila sa galaan. Tahimik nilang sinunod ang mga gusto ni Sir Dad habang si Rosie ay gulat na gulat pa rin sa ginawa ng boss nilang ito. Tahimik lang silang pareho habang nakakuyom ang kamaon niya. Bakit sila hinahatid ni Sir Dan? Boss nila ito samantalang empleyado lang silang dalawa. Tsaka, bukha itong galit kanina sa kanya habang nagsasayaw siya sa dance floor. Kaya bakit ngayon bigla naging ganito si Sir Dan? Salamat po sa ride, sir. Sa uulitin. Natatawang sabi ni Rosie matapos mo nang ibaba si Rosie sa baba ng condo building. Nakakondo kasi si Rosie. May mayaman itong pamilya na nasa abroad. Iyong pagtatrabaho niya sa mga kumpanyay, libangan lang ng babae. Hindi tulad niya na may pinaglalaanan talaga sa perang sinasahod niya. Nang makaalis si Rosie, sila na lang naiwan ni Sir Dan sa sasakyan. Mas lalo naging awkward ang atmosphere. Hanggang si Sir Dan ang mismong bumasag ng katahimikan. You enjoyed watching boys fighting over you, huh? Kung 3 sinaiwan mo kanina, baka 3 yung nagkarambulan kanina. Umiling-iling si Sir Dan at hindi nangiming ipakita sa kanyang dismayado ito sa kanya. Hindi ko naman sinabing mag-away sila. Nagsasaya lang ako kanina. Anong kinalaman ko dun? Ngumuso siya. Napangisi si Sir Dan. Yeah, anong kinalaman mo doon? You just seduced them. Tapos ay kapag nagrambula na, tumatakas ka. Silly playgirl. Kumunot ang noo niya dito. Parang gusto niya ng kalimutang boss niya ito at sekretarya siya. Gusto niya na talaga itong sigawan. Napakuyom ang kamao niya. Ano bang pakialam nito sa buhay niya? Kahit pumagubad siyang sumayaw kanina, wala itong pakialam. Masyado na itong naghimasok sa personal niyang buhay. Ganito ka ba parate? Pagkatapos ng trabaho, dumidiretso sa club para gawin ang ganito. How about your parents? Alam na nilang pinagkagawa mo? Nagtagis ang bagang niya
ng balingan si Sir Dan. Do I need to answer that, sir? Kung parte yan sa trabaho ko bilang sekretarya mo, sasagutin ko. Pero kung labas na sa trabaho ko, I don't think kailangan ko yung sagutin. Tinanggal niya ng seatbelt nang mapansin ang gate nila sa unahan. Si Rosie nang sumagot kanina nung magtanong si Sir Dan ng address nilang dalawa. Wala rin siyang balak makipag-usap sa lalaking to. Salamat sa paghatid. Aniyat wala nang si Ceremonias nang buksan niyang pinto. Hindi nakapagsalita si Sir Dan, walang lingong likod na lumapit ka agad siya sa gate nila. Napansin niyang hindi agad umalis ang kotse ni Sir Dan. Umalis lang ito nang makapasok na siya ng tuluyan. Napabuntong hininga siya nang makarating sa loob. Ang isa sa rason kung bakit gusto niyang magaliw-aliway dahil sa tuwing nag-isa siya sa silid na to, naalala niya naman lahat ng problema niya. Kapag lumalabas siya at nandun sa club, nakakalimutan niyang may stage 4 cancer ang mama niya at kasalukuyang nasa probinsya at binabantayan ng auntie niya. Katulad ngayon, mag-isa na naman siya at umiiyak habang yakap ang unan. Ito ang pakiramdam na hinding-hindi maintindihan ng mga katulad ni Sir Dan na lumaking may ginintong ang kutsara sa bibig. Kung nagkataong magkapareho sila ng sitwasyon, baka sumpain din ito ang naging kapalaran nito. Baka imbis ngumiti sa labas ay magmukmuk ito ng isang taon sa silid nito. Hindi niya na nga alam kung saan niya nahugot ang lakas ng loob na ngumiti pa rin sa kabila ng lahat ng dagok sa buhay niya. Pinahid niyang luha sa pisngi at dinampot ang cellphone sa kanagtipa doon. Magpapadala ako bukas, Chang. Kamusta na si Mama? Magkano ang pagawa mo niyan? Isang umaga ay biglang itinanong ni Roxanne nang lapitan siya ni Cynthia. Nagtaka siya sa tanong ni Roxanne. Ha? Tinuro nito ang dibdib niya at ngumisi. Iyan ka ako, magkano? Kumunot ang noo niya. Halatang nang insulto si Roxanne. Normal lang ito. Wala akong pinagawa. Nagawa niya pa rin sagutin ito ng formal. Talaga ba? Seryoso? Bakit mukhang hindi naman normal? Bakit mukhang retoke iyan? Aminin mo na kasi. Isisikret ko lang naman. Na-curious lang naman kasi ako. Tapos ay humagikik ito. Kahit iritado na siya ay nagbitiw pa rin siya ng tipid ng ngiti dito. Uy, Trisha, tingnan mo. Di ba mukhang retoke ang dibdib niya? Hindi naman talagang gumaganda ng ganyan ang dibdib kung hindi pinaayos, di ba? Nangalabit ngayon si Roxanne kay Trisha, sabay turo sa dibdib niya. Nakita niyo kung paano umigot ang eyeball ni Trisha habang nagsasali ng malamig na tubig sa dispenser. Napalunok siya at nagpatuloy na lang sa pagtitimpla ng kape niya. Ayaw niya kasing aminin. Patuloy ni Roxanne, sabay sulyap sa kanya. Takot yatang magpagawa rin tayo doon. Tsh! Talaga lang ha? Binalingan siya ngayon ni Trisha. O baka Chip, katulad niya, kung sino-sinong lalaking kinakalantari sa office nito. Ewan ko nga kung trabaho talagang pinunta dito. O gusto nang lumandi. Natigilan siya sa pagsimsim ng kape niya nang marinig ang sinabing yun ni Trisha. Halata naman kasing sinasadya nitong lakasan ng boses para inisin siya. Nako, bantayan niyo yung si Archie, baka landi ng babaeng yan. Attractive pa man din sa mga Chip kadalasan ang malalaki. Ano ba naman kasi ang panlaban ng natural nating ganda? Kung malandi ng karap natin, di ba? Dagdag ni Trisha. Tila may pinagugutan itong galit. Maging sa kantin ay napapatingin ang mga ibang katrabaho niya sa kanya. Iyong mga babae inaangatan siya ng kilay samantalang iyong malalaki naman ay malagkit ang matingin. Parang hindi niya gusto. Kaya lang isinawalang bahala niya lang iyon. Kung paglalanding iniisip ng iba sa dahilan niya kaya nandun siya, bahala sila. Dahil alam niya naman sa sarili niyang, hindi talaga yun ang pinunta niya doon. Nagtungo siya sa office ni Sir Dan ang ipatawag siya nito. Nung magkausap sila nung gabing iyon, at nairita siya. Umaasa talaga siyang tatanggalin siya kinabukasan. Pero nagkamali siya dahil wala naman palang pakialam si Sir Dan sa mga pinag-usapan at mga nangyari nung gabing iyon. Nakahinga siya ng maluwag. Kaya lang nagulat siya nang maglapag na naman ng makapal at patong-patong na folder sa Sir Dan sa ibabaw ng desk nito. Namilog ang mga mata niya. Ano na naman ito? Mas marami ito kaysa nung una nitong pinagawa sa kanya. Kailangan mo yung matapos hanggang mamayang gabi. Kung kailangan mo mag-OT, mag-OT ka. Walang awang suggestions nito.
Napanganga na lang siya. Kita sa mga mata niyang matinding gulat. Panay ang sulyap ni Sir Dan kay Cynthia sa labas. Napatingin siya sa wall clock. 12:30 midnight na. Kanina pa nito hinihilot ang sentido. At talagang nag-overtime nga ito. Iyang trabaho ni Cynthia ngayon ay kaya naman talagang gawin. Pero kailangan niyang ipagawa sa babae para huwag na ito magtungo sa club ulit. Baka mabalilong siya kakaisip kong ano nang nangyayari sa babae sa club. Napupuntahan nito kung nagkataon. Mga bandang 1 a.m. nang bumaling siya kay Cynthia. Nakayukyuk ng babae sa desk nito. May bitbit siyang kape. Iyong isa ay gatas. Pauwi niya na sana ito. Pero nakita niya itong nakatulog na sa desk. Seriously, Cynthia Avastas? Natatawa siyang napailing. Umupo siya sa bakanting upuan malapit sa desk nito. Pinagmasdan niya itong natutulog. She's cute. Pero hindi niya type ang beauty ng babae. Masyadong inosente ang mukha. Naalala niya naman ang gabing sumasayaw ito kasamang ibang lalaki. Aaminin niyang gusto niyang itulak palayo ang babae sa lalaking yon. Pakiramdam niya, nababaliw na talaga siya ng mga oras na yon. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi kasi familiar sa kanya ang ganung pakiramdam. Duda niya ay selos ang nararamdaman niya. Pero bakit? Gusto niya ba si Cynthia? Hindi pa siya kailanman naging ganito sa isang babae. Kay Cynthia pa lang. Nung unang nakita niya ito sa office niya, kila may kakaibang iritasyon siyang naramdaman na hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman. What did you do to myself? Wala sa sariling na itanong niya sa kawalan. Ilang saglit siyang nanatiling nakaupo doon habang pinagmamasdan ang babae. Hanggang sa napagdesisyon na niyang patungan ng jacket ang katawan nito. Masyado pa manding malamig dahil sa aircon. Tsaka siya tumayo. Balak niyang siya na lang ang tumapos sa mga ginagawa pa ni Cynthia. Kaya lang nagulat siya nang makarinig ng kalabog sa sahig. Gulat na tapatingin siya kay Cynthia na nakahiga na sa sahig at patuloy pa rin natutulog. Napapailing na lang siya. Kaya lang sa pagkakataong yun ay binuhat niya na si Cynthia. Bakanting sili niya sa office niya. Kaya doon niya ito dadalhin. Komportable na itong nakahiga sa kama pagkalapag niya at inayos niya ang pwesto nito. Saglit siyang napatitig dito bago niya ito iniwan sa kwartong yun. Napabuntong hininga siya na makaupo sa spider chair. Magsisimula na siyang magtrabaho nang maalala na naman ang babaeng nasa silid niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit pero bigla niya na lang natagpuan ang sarili na pangiti. Tsaka siya nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang sofa na magiging higaan niya ngayong gabi. Wala siyang choice. Natulog na lang siya saglit sa sofa at mga bandang 5:30 nang umalis siya at uwi na siya ngayon. Hindi dapat siya maabutan pa ni Cynthia doon. Ayaw niyang magtanong pa ito kung paano ito nakarating sa silid niya. Baka hindi niya rin magawang sumagot ng maayos. Pero bago niya iiwan si Cynthia doon ay nagtawag siya ng personal shopper niya para dalhan si Cynthia ng damit nito at magdala na rin ng pagkain para sa babae. Kahit hindi ito umuwi ngayon para mag-ayos ng sarili. Puyat pa ito kagabi para pauwiin pa ngayon. Napabuntong hininga siya. Itong pinakaunang beses na mararamdaman niya ang ganito sa isang babae. Medyo wala pa sa sarili si Cynthia habang naalala na nagising siya sa kwarto ni Sir Dan. Kung ano-anong katanungan ang pumasok sa isip niya. Hindi naman si Sir Dan ang nagdala sa kanya doon, di ba? Napapailing siya. Imposible. Iritadong lalaki sa kanya. Cynthia? Nagulat siya ng malingunan si Danny. Ito ang geek na katrabaho nila. Hindi ito katangkaran at cute itong tingnan dahil sa foxy nitong mga mata. Ayos ka lang? Anito na nagtataka. Hindi ka nagsasalita ng tawagan kita kaya lumapit na ako. Sorry. Hindi ko kaagad napansin. Ano palang kailangan? Sabi na David kung gusto mo raw sumabay sa amin pababa. Bababa kami sa kantin. Anito at napapalingon kina David sa likod. At halatang naiilang sa utos na yun ng mga kasama. Sure, nakangiting sambit niya. Narinig niyang nagpalakpakan ng malalaking na kasama ni David. Narinig kasi ng mga ito ang sagot niya. Umikot ang eyeball ng ibang babae doon. Agad niyang inayos ang mga gamit niya sa table para makasama na sa mga ito. Kanina pagkagising niya, may nakahanda ng masusuot para sa kanya at pagkain. Wala na siyang choice kundi gamitin ang pinadalang damit at kainin ang pagkain doon.
malalate na rin siya kung uwi pa siya. Wow, Cynthia. Buti naman at makakasalo ka namin ngayon dito. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Masayang offer ni Gino kaibigan ni David. Akong nagyaya kaya ako malilibre kay Cynthia. Anong sayo, Cynthia? Sabihin mo lang. Singit ni David sa kaibigan. Natawa na lang siya sa pagtatalo ng dalawa. Hindi na. Bibila ko ng akin. Aniya. Danny, ikaw lang pumila doon. Ani David sa boss na dating. Napayo ko na lang si Danny. Sinabi na ng mga ito ang mga order nito. Pero siya ay tumayo para samahan si Danny sa cashier. Para tulungan nitong mag-order. Tahimik si Danny kahit noong nasa counter na sila. Ang cute talaga nito. Mas maliit pa ito kaysa sa kanya. At kung naging babae lang ito ay sobrang cute nito. Pasensya ka na sa kanila. Ang gugulo nila. Nakakahiya. Biglang nagsalita si Danny. Namilog ang mga mata niya at umiling. No, ayos lang. Nang matapos sila ay bumalik na sila sa mesa. Magulat, maingay nga ang grupong ito. Pero masaya siya. At least hindi plastic ang mga ito sa kanya. Masaya na ang kwentuhan nila nang biglang tumahimik ang lahat. Nagtaka siya. Para nakakita ng multo ang lahat ng magsitigil itong kumain. Napalingon siya kung saan nakatingin ang mga ito. Napanganga siya na makita si Sir Dan na naglalakad palapit sa mesa nila. Di ba hindi naman nagkakantin si Sir? Bulong nung isa. Bakit nandito siya? Ani David. Umayos agad ng upo ang lahat nang makalapit na si Sir Dan sa mesa nila. Kumunot ang noo niya. Break time ngayon kaya imposibleng kailangan siya nito. Bakas ang iritasyon sa mga mata ni Sir Dan nang tingnan ang mga pagmumukha isa-isa ng malalaking kasama niya. Halos lahat ay napapaiwas ng tingin at napapalunok. Tila natakot bigla sa presensya ni Sir Dan. Naghila ng upuan si Sir Dan at umupo doon. Saglit lang na dumaan ang katahimikan ng bigla ulit. Magkagulo ang mga kasama niya. Sir, ano pong gusto niyong kainin? Ibibili po namin kayo. Drink, sir? Kakain po ba kayo? Si Sir Dan naman ang pinagkaguluan ng kasama niya. Pero bakas pa rin ang takot at tensyon sa mga mukha ng mga ito. A fresh juice is fine for me. Ay Sir Dan habang nakatingin sa kanya. Bakit pa nandito na naman ito? Bakit ba tila nararamdaman niyang sinusundan siya ni Sir Dan? Hindi siya komportable sa mga ganitong galawan ng lalaki. Tumayo agad si David matapos sabihin na iyon ni Sir Dan. Nag-uunahan pa ang mga ito sa counter samantalang kanina ay si Danning inuutusan ng mga ito. So, anong pinag-usapan niyo ng sekretary ko? Mukhang enjoy na enjoy kayo. Si Sir Dan habang hindi inalis ang tingin sa kanya. Wala naman po. Nag-usap lang po tungkol sa trabaho. Ani ng isang kasama nila. Tumangotango si Sir Dan at ibinalik ang tingin sa kanya. Is that so? Hindi na tuloy komportable ang lahat habang nag-uusap. Nandiyan si Sir Dan pero ang atensyon ay tasa kanya. Hindi niya alam kung may balak itong makinig sa mga empleyado nitong nag-uusap. Utitigan na lang siya hanggang sa matapos silang kumain. Nang matapos silang kumain ay nagpahuli siya sa paglalakad. Napansin niyang nagpahuli rin si Sir Dan at ngayon nasa likuran niya na. Nilingon niya si Sir Dan bakas ang katanungan sa mga mata niya. May iba pa po ba kayong kailangan? Aniya sa seryosong tingin. Ilang saglit itong tumitig sa kanya bago umaling. Kumunot ang noo niya at ibinalik ang paningin sa dinaraanan. Are you comfortable when you're with the guys? Natigilan siya. May pagtataka sa mga mata nang balingan niya ito. Do you like being around them? Do you feel good? Flirting with them? Casually seducing them? Nang magets niya ito, kalaunan ay natawa na lang siya. Nakita niya kung paano nagsalubong ang kilay nito at medyo nairita. Okay lang. They're honest. Friendly and they treat me like a princess. Yes, I love being around them. Diretsahan niyang sinabi. She get it. Gusto nitong sabihing war siya. Halatang halata sa boses nitong gusto niyang insultuhin ito. Na hindi nito kailangan pigilan pang sarili. Dahil hindi niya itatangging mas komportable siyang kasama mga lalaki. Kailangan ngayon palang malaman na nito kung sino siya at kung anong katauhan niya. Hindi siya nag-apply sa kumpanya nito para lang palugaran nito tungkol sa personal na bagay. Trabahang pinunta niya dito at labas ng personal issues niya.
Nagbitiw ng nanunuyang ngisi si Sir Dan at napaiwas ng tingin. Ha, sure impossible. Kung tingin niyo makakasira yun sa image ng kumpanya niyo, sir, pwede niyo po akong tanggalin. Aniya bigla. Kumunod ang noni Sir Dan nang balingan siya. What are you talking about? Siya naman itong natawa. Binibigyan ko lang kayo ng option, sir. Kung pakiramdam niyo nakakasira na ako sa image niyo, pwede niyo iyong gawin. Marami pa po akong pwedeng pasukan na iba. Kaya huwag kayong magdadalawang isip na tanggalin ako. Iyan lang at iniwan niya na ito. Naalimpungatan si Cynthia nang marinig ang katok sa gate ng bahay ng mabandang 5 a.m. Sobrang aga pa para doon. Dudoy niya tuloy. At kapitbahay niya yon na may hihiraming gamit sa kanya. Minsan kasi ay ang agang mambulabog ng mga yon. Pero nagulat siya nang mapagbuksan niya ang personal shopper ni Sir Dan. Good morning. Maaga kitang pinuntahan dito dahil sinabi ni Sir Serdan. Mamayang mga 7 ng gabi, aaten kayo ng party. Tumangot ang siya. Kung ganun, magiging assistant siya nito mamayang 7 sa party na yon. Siyang sekretary kaya talagang siya kailangan na umaten kasama nito. Mga bandang 5 nang mag-ready na siya. His personal shopper brought her a decent and expensive dress. Nakapagtataka. Magiging assistant lang naman siya ni Serdan mamaya. Nakakahiya naman yata ang magsuot ng mamahaling damit kayong assistant lang siya. Nang dumating ang 7, ready na siya. Inaasahan niyang magta-taxi siya pero nagulat siya nang malamang may sasakyang naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Kulay itim iyon at mamahalin. Nagulat siya nang pagpasok niya makita si Sir Dan sa loob. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Agad bumaba ang tingin ni Sir Dan mula mukha pababa sa damit niyang suot. Kalaunan ay nag-iwas ito ng tingin. Hop in. We're not going to be late. Anito sa bariton ng boses. Sir Dan looks extremely intimidating this night. Mas lalo na dipin ang itsura nito sa suot na black tux. Napalunok siya at napatingin sa labas. Para naman ngayon lang siya nakakita ng katulad ng dating ni Sir Dan. Ilang beses na, lalo na sa club. Nakarating sila sa isang mamahaling hotel. Ang hotel ang pagdadausan ng party. Kapansin pa sila mga nagkalat ng mga bodyguards. Haltang mga mayayamang businessman na katulad ni Sir Dan ang dumalo sa party. Pagkababa niya ay nagulat siya nang hawakan ni Sir Dan ang kamay at ipwesto ang kamay niya sa braso nito upang doon siya kumapit. Gusto niyang kunin ang kamay pero pinigilan siya nito. Namilog ang mga mata niya. Ano bang ginagawa nito? May assistant bang hawak sa braso ng boss? Tapos ay napasunod na lang siya kay Sir Dan. Nang hilahin na siya nito papasok sa loob, abot hanggang langit ang kabang nararamdaman niya. Nadagdagan pa iyon ng salubungin sila ng mga media. May mga media ang party na ito at paniguradong kakalat lahat ng matungkol sa happenings na mangyayari sa pagtitipo na ito. She's my partner tonight. Natulala na lang siya sa mga naririnig mula kay Sir Dan. Assistant itong inaasahan niyang magiging papel niya sa party na iyon. Inaasahan niyang kahit papaano ay magiging komportable siyang dadalo ngayon kasama si Sir Dan. Kahit first time niya pa lang na makasama sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Bakit? Hindi niya na makapas sa dibdib ang susunod na sasabihin. Gusto niyang sumbatan si Sir Dan dahil sa mga pinaggagawa nito ngayon. Punta lang ako sa banyo. Paalam niya at winaksa ang kamay ni Sir Dan mula sa kanya. Gusto niya lang kumalma dahil tensyonado talaga siya. Hindi niya ina-expect na isasalang siya ni Sir Dan sa ganitong bagay. Kaya lang on the way to the bathroom, isang familiar na mukha ang nasalubong niya. The guy was smirking like a jerk. Bago pa siya makapalagay, hinila na nito ang braso niya at dinala siya nito sa isang sulok. Babe, namiss kita. Nakangisi ito ngunit malamig ang mga mata. Napalunok siya at kinakabahan palalo. Sebastian, ang lalaki na karelasyon niya noon. Itong lalaki na bigay sa kanya ng pera para makapag-undergo sa first chemo ang mama niya. Aaminin niyang ginagamit niya lang noon si Bastian para maipaggamot ang mama niya. Tapos ngayon biglang magkikita sila. Mukhang mas bigating yata ang bago mo ngayon. No wonder kaya mo ako iniwan agad. Hinawin itong buhok niya. Nasa isang madilim na sulok sila malapit sa banyo. Pero dahil abala sa kanya-kanyang activities ang mga taong nandun, kaya hindi sila masyadong napapansin doon. Pero mula sa daanan matatanaw sila. This guy is crazy. Binububog siya nito noon. Kaya nakipaghiwalay siya dito kalaunan.
Matagal niya na iyong kinakasan, pero heto, at magkikita na naman pala sila sa party na ito. Bitawan mo ako, Bastian. Sa susunod na tayo mag-usap. Ani at kinakabahan na. May next time pa ba? I'm sure pagkatapos ng gabing to, ay tatakas ka na naman. Tinakasan mo nga ako, kaya asa naman akong magpapakita ka pa sa akin pagkatapos nito. Bitawan mo ako, Bastian. Please. Tumawa ito. Sige, bibitawan kita. But before that, kiss me, Cynthia. Namilog ang mga mata niya. Nababaliw na ba ito? Katatapos lang siyang ipakilala ni Sir Dan na partner nito sa gabing yun. Tapos makikita siya ng iba rito na may kahalikang ibang lalaki sa sulok ng lugar na ito. Come on, Cynthia. Para namang bago sa gintong bagay. You're a player, chooser, and a bitch. Paniguradong madali lang sa'yo to. Isipin mo na lang na reunion natin ito. Gumisi ito. Sinubukan niya itong itulak pero hindi ito matinag. Bagos ay tinaas nito ang kamay niya sa may ulo niya. Namilog ang mga mata niya at mas lalong pumalag. Bastian! Iritadong bulalas niya. Nahintatakutan niya siya. I miss your kisses. Paanas nitong sambit at bumaba ang mukha nito sa kanya. Sayang at nilayasan mo ako kaagad matapos mo ako magamit. Gustong gusto ko pa man din makikita itong ganitong reaction sa tuwing hinahalikan kita. Gumalaw si Bastian at akmang maglalabat ng mga labi nila nang may humila kay Bastian palayo sa kanya. Napasinghap siya. Namimilog ang mga mata niya at bakas ang takot nang magsalubong ang mga mata nila ni Sir Dan. Kinalyan ito ni Sir Dan at itinulak sa dilim. Gulat at wala sa sariling tumakbo siya palayo sa lugar niya iyon. Para yung impyerno sa pakiramdam, hila nandun lahat ng pasakit. Insa lang sa isang lugar. Gusto niyang takasan iyon. Umiiyak na pumara siya ng taxi. Pero bago pa siya makapasok sa taxi na pinaray, may kamay na humila sa braso niya. Napaawa ang labi niya nang magsalubong ang mga mata nila ni Sir Dan. Go. Hindi siya sasakay. Ani Sir Dan sa taxi driver. Tapos ay hinila siya ni Sir Dan sa sasakyan nito. Sinakay siya nito sa front seat at nang makapwesto ito sa driver's seat ay mabilis ang kabig nito sa control ng sasakyan at napasinghap siya nang mabilis nitong pinasibad ang kotse. Hindi niya alam kung saan sila patungo. Ang napansin niya lang ay lumalayo sila sa syudad. Iniwan itong party para dalhin siya sa malayo. Isang malaking bahay sa gitna ng kadiliman ang bumungad sa kanya. Mula doon ay matatanaw ang mga city lights. It's cold. Let's get inside. Ano ito sabay hila sa kanya papasok? Napilitan siyang pumasok kasabay nito. May passcode ang pinto. At hindi man lang ito nag-abalang itagong passcode dito sa pinto. It's my birthday. August 30, 1991. Ang tinutukoy nito ang passcode nito. Kahit hindi niya naman tinatanong, bakit kailangan pa nitong sabihin niyon? Eh wala naman siyang balak na bumalik doon. Hinila na siya nito papasok sa loob. Stay here. Babalik agad ako. Anito't iniwan siya sa malaking sala. Napatingin siya sa mga city lights sa labas. Natulala siya. Maybe this house was his. Malaki, tahimik, malungkot. At kahit ang ganda ng city lights sa labas ay mabigat sa dibdib ang aura. Anong rason ni Sir Dan para dalhin siya nito dito? Natawa na lang siya sa sarili. Ano pa nga ba? Katulad lang din dito ni Bastian at ng iba pang lalaking na kilala niya. Habol nito ang katawan niya, ang makaskor at makipagtikiman. Dagdag isang bagang niya. Sa kabinaba niyang zipper ng damit niya, tinapon niya iyon kung saan. Para tumigil ang lalaki na guluhin siya, kailangang ibigay dito ang gusto dito. Dahan-dahan siyang naglakad. Hinahanap si Sir Dan hanggang sa natagpuan niya ito sa may kusina. Naabutan niya itong naglalagay ng ice cube sa ice bag. Nagkapasa siya sa braso kanina dahil sa kagagawan ni Bastian. Malamang na iyon ang dahilan, kaya ito nagre-ready ng ice bag. Nadidipin ang lapad ng balikat nito ngayong nakataligo dito sa kanya. Sir Dan? Tawag niya dito. Tatigilan ito nang makita siyang walang kahit na anong saplot. Kita niya ang paggalaw ng panga nito nang mapagmasdan ang kahubaran niya. She stepped more closer to him. What do you think you're doing, Sancha? Mahimigan ang pagpipigil sa boses nito. Giving what you want. Umiwas ito ng tingin pero nanatiling nakatayo sa harapan niya.
ilang beses na umigting ang panga nito. I know you want this. Come on, Sir Dan. Kinawakan niyang kamay nito at dinala sa dibdib niya. Iginiyan niyang mukha nito para humarap sa kanya. Nagtagis ang bagang nito. Nagliliyab ang mga mata nito. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagnanasa. Tumingkayad siya para halikan nito. Thankfully, she was a skilled kisser. She bit his lower lip a bit and moaned while claiming his stiff lips. Nararamdaman niyang abot langit na pagpipigil nito. Mas lalong nagdilim ang aura nito nang hawakan niyang nagagalit nitong sandata sa gitna ng hita nito. Duman ang gulat sa mga mata niya nang malaman kung gaano yun kalaki at gaano yun kagalit ngayon. This big guy has a huge member. Stop it, Sandra. May bigat na sa boses nito. Pero hindi siya nakinig. She even stroked that huge body down there. Nanatiling nakatitig si Sir Dan sa kanya. Pero habang tumatagal ay, tila mas lalo pang nagliyab ang mga mata nito. I just hope she won't regret this, Sandra. I don't hold back when I make love. Nahimigan niyang galit sa boses nito. Namungay ang mga mata niya. Tumingkayad ulit siya at pinatakan nito ng mababaw na halik. Ngunit napasinghap na lang siya nang mariin siya nitong hinawakan sa batok. He even pushed her hard and claimed her lips aggressively. He bit her lower lips a bit and sakit. Naramdaman niyang dila nito sa loob ng bibig niya. Gumagalugad na tila may hinahanap. Kung marunong siya, then, certain as a pro kisser. His kisses was like fire. Hindi niya mapigilan. Natutupok siya. Napasingap siya nang iangat siya nito sa sink at pinarte ang hita niya sa baywang nito. His strong hands was caressing her boobs while kissing her. Nagulat siya nang buhatin siya nito at inilipat sa sofa. He parted her legs again. He kissed her down there. That makes her crazy. Nakakabaliw ang sensasyon nararamdaman niya nang kainin siya nito. She was like having a convulsion. She can't help it but moan loudly. Fuck. Anito at hindi na napigilan at naghubad na ng damit. Napanganga siya sa nakita. Kahit nung may suit pa itong damit, na-imagine niya kung gaano kagandang katawan nito. Pero ngayong nakahubad na ito sa harapan niya, sa kanya napatunayang mas magandang katawan nito ngayong nakahubad ito kaysa sa imahinasyon niya. Nothing can compare when you saw it in flesh. Sunod niyang narinig ang sinturon nito. Nang malakas nitong sinturon ay akala niya itatapon nito sa kung saan. Pero nagulat siya nang gawin ito yung tali sa pulsohan niya. Itinaas nitong braso niya sa uluhan niya at hinawakan siya sa buhok. Napanganga siya ng angkin nitong labi niya. Kasing agresibo ng naunang halik nito ang susunod nitong halik. Sir Dan, may pabaong umulang-huling boses niya. Hindi niya mapigilan. Keep calling my name, damn it. Keep calling my name with your sexy voice, baby. Bulong nito sa may tenga niya. Napasingam siya nang maramdaman ang miyembro nito sa bukana niya. Namumungay ang mga mata na nagkatinginan sila ng lalaki. It won't fit. It fit. Just bite me when it's hurt. Anito at niyakap ang baywang niya. Sir Dan is right. Sobrang nasaktan nga talaga siya sa unang pasok nito. She bit his shoulder. He didn't mind that moan. You're so tight. Bulong nito sa tenga niya. Nang magsimula na itong gumalaway, napapansin niyang unti-unti na rin itong binilisan at mas rumas ng magalaw nito sa ibabaw niya. He was really wild in bed. Sir Dan, wala na siyang ibang nagawa kundi ang isigaw na lang ang pangalan nito. They did it until the sun comes. Tila hindi pa rin ito napagod kahit nakaapat na rounds na sila. Hindi niya na ito pinansin ang halikan nitong balikat niya. Nakatulog na siya dahil sa pagod. She hugged her and caged her with his strong arms. Nakatulog silang ganon. Sir Dan, please oh. Gusto niya na itong itulak pero ayaw nito paawat. Kahit sa shower ay may nangyari pa rin sa kanila. Ikinawit nitong binti niya sa baywang nito at umuulos ito. His dark aura was even darker every time he thrust inside her. Humihingal na silang dalawa. She can feel his liquid inside her. He kissed her exposed shoulder. Pagod na ako, Sir Dan. Please, gusto ko munang magpahinga. He chuckled sexily. You started this last night,
pinagbigyan lang kita. Sinabunan siya nito at tinulungan siyang mag-shampoo. Tapos nilang maligo ay pinahiram siya nito ng shirt nito na malaki sa kanya. Suot niya ay boxer nito. Akmang lalabas na siya nang hilahin siya nito pabalik sa kama. Nakayakap ito mula sa likuran niya nang tumingila siya sa kisame. Ano bang nangyari kagabi? Bakit parang nananaginip pa rin siya? Kasama niya ngayon ang boss niya at may nangyari sa kanila. Napalunok siya. Para talagang isang panaginip. Are we now a fuck buddy? Biglang namutawi sa bibig niya. What? Biglang tumaas ang boses ni Sir Dan. Napalingon siya dito. Kumunot ang noo niya. Bakit mukha itong galit? Napanganga siya habang nakatitig sa mga mata nito. May bakas ng galit. We're not fucking each other. We make love. Pagtatama nito. Pero walang tayong... Last night when I claimed you, that was already the sign that we are officially in a relationship. You're my girlfriend now, Cintra. Anito sa iritado pa rin boses. Umawang ang labi niya. That was too fast. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kahit nakailang ex na siya ay, hindi niya lubos sa kalahing magugulat siya nang si Sir Dana. Naggulong sila sa bahay na yon buong maghapon. They cook and watch movies. But 80% ng activities nila ay sex. Kinabukasan ay hinayaan na muna siya nitong umuwi sa kanila. Pero ang problema ay, sumama ito sa kanya. You can move in my house. Sinamaan niya ito ng tingin. Heto na naman. At umandar na naman ang pagkapala-desisyon nito. Kung gusto mo lang naman. Bawi ito para hindi siya magalit dito. Ayaw niyang iwan ang bahay na ito. Sa mama niya ito. At sa kakasimula pa lang ng relasyon nilang dalawa para magsama agad sila. Ayaw niya nang ganon. Naglinis-linis lang siya ng konti sa bahay at lumabas ulit sila para sa labas na kumain. Lunes na nang pumasok silang dalawa. Pagkasabay na silang kumain ni Sir Dan every break time. They had sex in his room too. Ginugugol nilang nalalabing oras sa bagay na yon. Oh, napapadalas na yata ang pagtawag ni Sir sa'yo nitong mga nakarang araw. I saw you took lunch with him in his office too. Close na kayo? Ani Roxanne habang naglalagay ng mascara. Nasa CR sila at nagre-retouch lang sana siya. Pero naabutan siya ni Roxanne dito. Hindi nito kasamang kaibigan itong si Trisha. Kumuyom ang kamao niya. Gustong gusto niya nang sabihin ditong may relasyon na sila ni Sir Dan. Pero pinipigilan niya. Ayaw niyang baka pagtawanan lang nito. Baka hindi ito maniwala at siya pang mapahiya. Hindi naman. Aniya. Hinihintay niya na lang si Sir Dan na mismong umamin. Umismid si Roxanne at tingnan siya mula ulo hanggang paa. Malaking dibdib mo at puwet. Pero hindi ka GF material eh. Siguro. Fuck body. Hindi ka papatulan nun, sure ako. Kaya imposible talaga kapag naging kayo. Malayo ka sa level nun. Usually ex nun. Ang narinig ko ay models. Nagsasalita si Roxanne pero tila tinutusok ng makarayom ang puso niya sa mga narinig mula dito. Parang mas masakit pa sa sampal. Sana nga sinampal na lang siya nito. Mas kakayanin niya pang physical na sakit kaysa sa emotional na sakit. Baka pinapaasa kanya pero hindi mo napapansin. Baka bala kang gawing fuck buddy. Ako sa'yo? Tigilan mo na yung imagination mo kung meron man. Hindi magkakagusto sa mga typical na babae yung si Sir. Ilang saglit ay natigilan nito bumalik sa kanya. Oh, sorry. Nasaktan ka ba? Huwag mo nang sabihing umaasa ka nga. Nako. Tapos tumawa ito. Nagpatuloy ito sa paglalagay ng mascara sa mata. Hay nako. Huwag ka nga magpakatanga dyan. Itigil mo na iyang ilusyon mo. Nasa realidad tayo. Hindi fairytale ang buhay natin na may posibilidad na makapag-asawa ng Prince Charming. Gamitin mo yung retukada mong katawan sa mayayamang lalaking papatol sa'yo. Tumawa ito at lumabas ng CR matapos maayos ang mascara at naayos ang mga gamit. Napatitig siya sa salamin. Iyon na yatang pinakamasakit na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Kumuyom ang kamao niya. Pero hindi siya nag-iilusyon lang. Talagang sinabi ni Sir Dana may relasyon na sila. Ito mismo nagsabing hindi sila fuck buddy lang. Mali si Roxanne. Hindi totoong nag-iilusyon lang siya. Nag-retouch siya at agad na lumabas pagkatapos. Agad siyang nagtungo sa desk niya. Nakita niya si Roxanne na nakangisi kausap na ngayon si Trisha.
Tapos bumaling siya kay Sir Dan na busy sa loob ng office nito. Iisipin niya na lang na tiinggit si na Roxanne. Walang katuturan ang mga pinagsasabi nito. Sinasabi lang ni Roxanne yon na parang kilala nito si Sir Dan para takutin siya. Pero ang totoo, hindi talaga nito kilalang lalaki. Umiling-iling siya. Naiinis siya. Hindi niya dapat iyon isipin. Nang mag-break time ay nagtungo na agad siya sa office ni Sir Dan. Napansin niyang tumingin agad sa kanya si Roxanne at Risha na papasok na sa office ni Sir Dan. Nagbubulungan ng dalawa habang papasok siya sa office. Bumaling siya sa loob at nagsalubong ang tingin nila ni Sir Dan. Baby, please come here. Anito at hinapik ang upuan katabi nito. Niyakap siya agad ni Sir Dan nang makaupo siya doon. Nahulog na naman siya sa malalim na iniisip. Paano kung totoong wala talagang gusto si Sir Dan sa kanya? Paano kung totoong laro-laro lang lahat ng ito? Paano kung pinapaasa lang siya nito? Iisipin pa lang na ganong senaryo ay sobrang nasasaktan na siya. Lalo na siguro kung totoong ganun nga ang maaring mangyari. Sana kaya siya kakapit? Gayong konting-konti na lang at tuluyan na siyang mahuhulog. Kapag nandyan si Roxanne, umiiwas na lamang siya. Hindi pwedeng lumapit sa babae. Nilalaso lang nitong utak niya. Ilang araw niya rin dinibdib ang mga sinabi nito dati. Siguro kasi gawain niyang maloko ng malalaki kaya't iniisip niyang ganun din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ang totoo ay, siya lang naman talaga yon. Kamusta si Mama Chang? Aniya sa kausap sa phone. Ganun pa rin. Parati niyang nareklamo ang epekto ng kemo. Para raw tinutusok ng karayom ang katawan niya sa sakit. Nakagat niyang ibabang labi habang pinapakinggan ang tiyahin sa kabilang linya. Wala siyang ibang magawa doon, kundi ang magtrabaho at suportahan ng ina niya na lumalaban pa rin hanggang ngayon sa cancer nito. Ipinangako niya sa sariling uuwi siya kapag malaki-laki ng perang maiipon niya. Sa ngayon, hindi pa muna siya makakauwi sa pamilya niya. Sabihin niyo po kay Mama na tumawag ako. Sabihin niyong mahal ko siya. Sikapin niyang kumain ng mabuti. Magkikita rin kami kapag nakaipon ako ng malaki-laki. Bumuntong hiningang tiyang niya. Kung sana malapit ka lang dito, parati mo sanang nabibisita ang mama mo. Kapag natawag ka, tulog naman siya. Parating wrong timing. Lumaylay ang balikat niya sa narinig sa tiyahin. Kung sana nga kayanin na lang sana ng sahod sa probinsya ang gastos ng mama niya. Paniguradong, mas pipiliin niyang manatili doon kaysa lumuwas pa sa syudad. Ilang saglit ay biglang bumukas ang pinto ng office. Naghihintay siya kay Sir Dan. Dahil break time na at sabay silang kumakain doon. Kaya lang pagpasok niya kanina ay walang lalaki doon. Hindi na ako nakatawag dahil biglaan. Boses iyon ng lalaki. Nakasunod kay Sir Dan ang lalaking yon. Kakarating lang ng dalawa mula pa yata sa labas ng dalawa. Natigilan si Sir Dan at ang lalaki nang makita siya. Tila nakikita niyang mukha ni Sir Dan na parang hindi nito inaasahang makikita siya nito doon. Oh, who's here? Ito ba yung sekretary mo? Ani ng lalaki. Napatingin siya ka Sir Dan. Hinintay niya ang sagot nito. Kahit kating-kating na siyang sumagot, hindi niya magawa. Ayaw niyang pangunahan nito. Hindi siya binalingan ni Sir Dan na natili ito sa laptop nito. Yes. Para siyang sinaksak patalikod ng marinig ang sagot ni Sir Dan. Para siyang nabingi sa sinabi nito. Sa gulat niya, hindi agad siya nakareact. Talagang sinabi nito ang sekretary nga lang siya? At wala nang iba? Wala sa sariling nakatitig siya kay Sir Dan. Parang gusto niya itong tanungin kung bakit iyon ang sinabi nito. Anong dahilan nito? Bakit biglang ganito? Oh, hi, I'm Eric. Friend ako ni Sir Dan. Lumapit sa kanya si Eric at nag-abot ng kamay. Wala sa sariling nag-abot din siya ng kamay dito. Cynthia Avastas, sekretary ni... Nangaling-aling nilingon niya si Sir Dan. Sekretary ako ni Sir Dan. Tila tinusok ng karayom ang puso niya nang sabihin iyon. Stop it, Eric. Sa labas ka na missing siya. So why ni Sir Dan na animo kaswal na magkakilala lang sila nito? Tumango siya pero tulala pa rin. Wala sa sariling umupo siya sa upuan niya kaharap ng laptop. Parang gustong mahulog ng mga luha niya nang tingnan ulit si Sir Dan sa loob ng office nito. Nakipagtawanan nito sa kaibigan nitong si Eric. At umasta ito kaninang tila hindi sila magkarelasyon. Gustong maganda ni Sir Dan bago niya ipakilala si Cynthia bilang girlfriend niya sa mga magulang niya. May mga family problem siya. Hindi niya muna ino-open up kay Cynthia.
anyang dumagdag pa yung sinaalala ng babae. Nakita niya kung paano nagulas si Cynthia kanina nang sabihin niyang sekretarya niya lang ito. Gusto niyang lapitan kanina si Cynthia para yakapin ito, pero nandito ang kaibigan niyang anak ng kaibigan din ng pamilya niya. Kapag nalaman itong tungkol sa kanila ni Cynthia, tiyak aabot iyang sa pamilya niya. Tinanaw niya si Cynthia, tahimik itong bumaba tungo sa kantin sa baba. Mag-isa ito. Dapat magkasama ulit silang kakain ito dito sa opisina niya. Pero dahil nandito pa si Eric, kaya di niya magawang kausapin si Cynthia. Are you listening? Hoy, dude. Tinapik ng kaibigan ang balikat niya at tumawa ito. Yes? Aniyat na paamang. Sabi ko, si Desiree uuwi. Sabi niya within this year yon. Ayaw niya namang sabihin kung anong eksaktong petsa. Kumuyom ang kamoy niya sa narinig. Kung ganun, uuwi na ito. Close sila ni Desiree noon, katulad ni Eric. Parang kapatid niya na rin si Desiree. Ang hilig-hilig manggulat ng babaeng yon. Napapailing si Eric. Pumunta ka mamaya sa family dinner namin. Matagal ka nang hindi raw. Nakakadalaw roon. Kinukulit ako ni mami na papuntahin ka. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti at tumango. Sige, walang problema. Nang uwian ay, napasunod siya ng tingin kay Cynthia. Walang lingon-likod na umalis ito sa table nito at tahimik na umuwi. Damn it. Namuray niya sa sarili. May gusto siyang aminin kay Cynthia na hindi niya magawang aminin. May plano siyang hindi niya muna kailangan sabihin dito. Ayaw niyang mabulilyaso iyon. Dahil importante iyon, nakasalalay ang relasyon nila ng Cynthia sa bagay na iyon. Excited na si Desiree sa kasal niyo, kaya siguro umuwi. Ani Eric, nagtagis ang bagang niya. Yes, ikakasal niya siya. Ilang taong nakaraan nang magkaroon ng kasunduan ng pamilya niya at ang pamilya ni Desiree. Kapag tumuntong na silang dalawa sa hustong gulang ay magpapakasal na sila. Ilang taon na rin nakakaraan nang mangyari ang engagement nila. Ngayong dumating si Cynthia sa buhay niya, ayaw niya ng may ibang babae pa sa buhay niya maliban kay Cynthia. Matagal niya na itong pinag-iisipan. Gusto niyang makausap ang pamilya ni Desiree tungkol sa bagay na ito. Kailangan niyang tapusin ang bagay na ito. Baka pinapaasa kanya pero hindi mo napapansin. O baka balak kang gawing fuck buddy. Ako sa'yo? Tigilan mo yung imagination mo. Kung meron man. Hindi magkakagusto sa mga typical na babae yung si Sir. Umalingaw sa isipan niya ang sinabi ni Roxanne. Nagpapakatanga nga lang ba siya? Siguro nga tama si Roxanne. Tapos siya lang itong nagbubulag-bulagan kahit obvious na. Siya itong ginagawang laro lang ang pakipagrelasyon noon. Bigla siya ngayon ang ginawang laruan ng pag-ibig na yan. Nararamdaman niya ang mga sulyap ni Sir Dan sa gawin niya habang nasa office nito ito. Siya lang itong sinisikap na iwasan ang mga tingin ni Sir Dan. Kung totoo niloloko nga siya nito, siguro ngayon palang kailangan niya ng matutong dumistansya sa lalaki. Kasi baka kapag nasanay na siyang nasa paligid parati si Sir Dan ay, baka mahirapan siyang bumitil. Ayaw niyang dumating ang panahong lulod siya sa harapan ni Sir Dan. Huwag lang siya nitong iwan. Imbis na magtungo sa office nito para sa lunch ay, nagtungo siya sa baba. Pag-isa siyang kumain ng biglang dumating ang mahihiyaing si Danny. Pwedeng makiupo? Anito sa maliit na boses. Sa kanilang dalawa mas feminine na kumilos si Danny kaysa sa kanya. Kutis porcelana din na dinaig pang kutis ng babae. Kung naging babae si Danny, tiyak maraming magkakagusto at makukulitan dito. Upo ka lang. Ani at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Bukha kang maraming problema. Kanina ka pa nakatulala. Puna ni Danny. Napakurap-kurap siya at umayos ng upo. Ganun na ba talaga siya kahalata? Siguro masyado na siyang apektado na hindi niya namamalayan pati ang mga kinikilos niya. Ganun ba? At ngumiti siya. Wala lang to. May konting problema lang sa bahay. Pagsisinungaling niya. Nagkakwentuhan sila ni Danny at marami naman itong naikwento. Talkative pala ito sa kanya. Kapag may ibang tao kasi ay hindi masyadong nakipag-usap si Danny. Tahimik lang ito parati sa tabi. Magkasabay rin sila ni Danny nang umakyat. Nakasabay pa nila sa elevator si Sir Dan. Nagdagis ang bagang niya ng mapagtantong. Magkaharap na naman sila. Hello po, sir. Bati ni Danny na di man lang sinagot ni Sir Dan.
dahil nakatitig ito sa kanya. Pareho silang paakyat at magkasabay sila ni Sir Dan na lumabas ng elevator. Palapit niya siya sa table niya nang bigla na lang itong bumulong sa kanya. "Let's talk in my office." Anito sa kadumiretso na sa office nito. Nagtagis ang bagang niya at bumuntong hininga. Hindi naman siya ganun kaduwag para hindi harapin si Sir Dan ngayon. Naiinis na siya at ginagamit nitong pagiging boss nito sa kanya para makuha ang gusto nito. Pagkatapos niya ay agad sinara ni Sir Dan ang mga blinds sa glass wall. Napasinghap siya nang hilahin siya nito tungo sa kwarto nito doon. Sinara nito ang pinto at mabilis pa sa alas 4 nang salubungin siya nito ng uhaw na uhaw na halik. Naiirita na tinulak niya ito. Galit agad ang makikita sa mga mata niya. "Ano bang ginagawa mo?" Bulyaw niya dito at muntik na itong masampal sa inis. Patapos siyang itanggi bilang girlfriend bilang gagawin nito iyon? "Cynthia." Anito habang nakatitig sa kanya. Akmang alis na siya nang hawakan siya ni Sir Dan sa pulsohan nito. Tapos ay niyakap siya nito sa bewang. "Baby, please. I'm so sorry. Hindi ko rin ginusto ito." Anito. Parang gusto niyang matawa ng balingan nito. "Hindi mo ginusto? Ano yun, bigla na lang tinanggi mo ako nang hindi mo alam?" Winaksin niyang kamay ni Sir Dan, hawak ang braso niya. Ayaw na nang lokohan dito. "May problema lang sa bahay kaya kailangan ko iyong gawin. Pero Cynthia, kung may iba lang akong choice, hinding-hindi ako magsisinungaling. Hindi ito madali pero sana pagkatiwalaan mo ako." Pagsusumamo nito habang patuloy pa rin siyang yakap sa baywang. Natigilan siya. Tumulo ang luha niya habang pinapakinggan nito. Sinubsob nito ang mukha sa batok niya. "Hindi ko pa kayang sabihin ito sa kanya. Pero pangako, hahanapan ko kaagad ito ng solusyon. Ang kailangan ko lang ay tiwala mo, Cynthia." Umupo ito sa kama at hinila siya para makaupo siya sa kandungan nito. Patuloy pa rin siya nitong yakap habang siya ay litong-lito na. "Tama pa bang magtiwala? Tama bang hayaan na lang ang lahat? At sumabay na lang siya sa alon? Paano kung tuluyan na siyang mahulog sa kumunoy at hindi na siya makakaon pa dahil masyado siyang naging pabaya dahil nagtiwala siya sa sinabi ni Sir Dan? Mas lalo siyang naguluhan sa mga oras na yon. Mahal niya si Sir Dan pero ayaw niyang tuluyan siyang kainin ng pagnanasa niyang makasama si Sir Dan. Dahil sa ginawa nito, hindi na siya sigurado ngayon kung papaano niya ito pagkatiwalaan. May lamat na pagtitiwalang yon. Hinayaan niyang yakap siya ni Sir Dan hanggang sa maging okay na ito. Sabay silang lumabas na tila wala lang at tahimik siyang bumalik sa office table niya. Kailangan niya lang ihanda ang sarili niya sa anumang problemang darating. Isang resignation letter ang hinugot niya mula sa printer. Inilagay nito yan sa isang folder at itinago sa ilalim ng office desk niya. Kung sakaling kailangan niya nang umalis, hindi siya dapat magdalawang isip na umalis. Kailangan niyang unahin ang importanteng bagay kaysa magpadala sa emosyon niya. Sa bagay na yun, dapat siyang masanay. Kinabukasan ay tila bomba na sumabog ang tungkol sa babaeng tumating. Matangkad, maganda, malapor sila ng balat. At higit sa lahat, ay mayaman. Ang babaeng nagpakilalang Desiree Oliveros, kababata ni Sir Dan, ay direktang naglakad sa harapan ng lahat at nagtungo sa office ni Sir Dan. "Is he inside?" Nakangiti pang tanong ni Desiree Oliveros sa kanya. Ganitong babaeng tinutukoy ni Roxanne na hindi basta-bastang babae. Ganitong tipo ang babaeng ka-level ni Sir Dan at siyang may malaking tsansa na pakasalan nito. Sa tindig palang itsura, napukaw ng natutulog niyang insecurity sa katawan. "Nasa loob po," ngaling-ngaling niyang sagot. "May kasama pa siya?" Umiling siya. "Wala po." Tumangot-tango ang babae at taas nung pumasok habang nakangisi. Malakas ang tambol ang dibdib niya habang pinapakinggan ang mga ito sa loob. "Sir Dan, baby, I miss you." Tili ng babae. Panay ang suliyap ni Cynthia sa pinto ng office. Pagkapasok ng Desiree ay sinara rin ang blinds ng office niya kaya hindi niya makita ngayong dalawa sa loob. Ginagawa lang yun ni Sir Dan kapag may pribadong bagay silang gagawin, just like having sex. Kumirot ang puso niya sa ideyang maaring may ginagawang kababalaghan ng dalawa doon. Nihirapan ang damdamin niya habang nagtatrabaho at hindi siya makapag-concentrate. Kaya pinili niya na lang na bumaba na muna. May sarili silang office machine sa pantry.
pero gusto niyang bumaba at sa baba bumili ng kape para na rin makalma ang sarili. Kung pwede lang na huwag munang bumalik sa taas ay gagawin niya. Parang kahirap huminga doon ngayon, lalo na at may duda siyang may something sa pagitan ni Sir Dan at Desiree. Habang nakaupo sa isang gutter, hindi niya maiwasang kaawaan ng sarili. Mabilis siyang pinahid ang luwas sa mga mata niya, pakiramdam niya. Para lang siyang disposable na bagay na kapag kailangan sa kalang maalala. Kapag wala ng pakinabang ay itatapon na lang basta-basta. Sinikap niyang pakalmay ng sarili para tumigil na ang mga luwas sa pagpatak. Tumayo siya at ang mga aalis ng biglang matanaw ang kalalabas lang sa building. Si Sir Dan at Desiree. Nakahawak si Desiree sa braso ni Sir Dan at parehong may ngiti sa labi nang pumasok sa sasakyan. Kung saan man pupunta ang dalawa, wala na siyang ideya. Hindi niya rin inasahang iyon ang huli makikita niya sa Sir Dan dahil hindi na ito mahagilap sa kumpanya. Sa pagkakataong iyon ay, ang kasi na si Sir Dan ang babaeng nagpapatakbo sa kumpanya pansamantala. Kasabay ng balitang pagguho ng mundo niya. Since busy ngayon si Mr. Sir Dan Divaro, para sa nalalapit niyang kasal, ako na munang papalit upang mamanage ng kumpanya. Good luck sa ating lahat. And may we have a healthy working environment. Masiglang impirma ng matangkad na babae. Samantalang siya ay hindi na halos makagalaw. May welcome parting kumpanya. Pero wala siya sa sarili habang nakaupo sa isa sa mga table doon. Kaya minabuti niya na lang na umuwi na lang. Since wala muna silang trabaho ngayon, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam. Tinawagan niya si Rosie dahil wala rin itong trabaho ng mga oras na yon. Game naman ito nang sinabi niyang mag-inuman sila ngayon. Diretso sila sa club at doon nagwalwal. Nasasaktan siya ng sobra at gusto niyang makalimutan ng sakit na yon kahit saglit lang. Dahil para siyang pinapatay na yon araw-araw. Love, can't you see? I'm alone. Sumasabay sila sa lyrics ng love song para sa sweet dance. Magkaakbay sila ni Rosie at perehong parang timang na sinasabayan ng kanta. Nang pumalit ang nakakaindak na kantay, papagitna sila. Tapos kapag sweet dance ay, magkaakbay sila at sasabayan ng kanta habang panunoorin ng mga magkaparehang sumasayaw doon. Tapos ay uuwi silang parehong mga lasing. Halos ganun na lang ang araw-araw nilang routine sa loob ng tatlong buwan. Tila kay tagal na noon para sa kanya. Lalo na tuwing naalalang tatlong buwan niya na rin hindi nakikita si Sir Dan. Kamusta na kaya ito? Naalala pa kaya siya nito? O baka nakalimutan na dahil sa pagkakataong ito ay abala na ito sa ibang bagay. Abala na ito kay Desiree. Kamusta na kaya ang kasal ng lalaki? Saan kaya naghani mo ng dalawa? Ilang anak kaya ang balak ni Desiree na ibigay kay Sir Dan? Sabi ni Sir Dan, magdiwala lang daw siya. Pero papaano? Saan? At bakit kailangan niyang kumapit pa? Cynthia, nakita mo to? Bigla na lang lumapit si Roxanne sa desk niya. May bit-bit itong tabloid at may in-scroll ito doon. Ano mo concern ito kung makalapit ito sa kanya? Samantalang alam niya naman ang intention nito. Nasa Paris daw ngayon si Sir? Magkasama sila ni Ma'am Desiree. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa'yo eh? Iyan si Ma'am Desiree. Iyan yung mga sinabi ko sa'yong mas babagay sa status ni Sir Sir Dan, lalo na at mayaman. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa tinatype niya. Wala siyang panahon para makipag-usap pa kay Roxanne. Wala rin siyang balak na kausapin talaga ito. Kahit ito pa at siya nalang may iwang tao sa mundo. Nako, huwag na huwag mo nang malapit-lapitan sa sir na yan. Kakalmutin ka ni Ma'am Desiree. Mamahalin pa naman ang extension ng kuko nun. Di na dapat umaaligid ang matulad mo kay sir. Nagtagis ang bagang niya pero hindi pa rin ito pinansin. Dagdagan mo na lang iyang boobs mo, baka ma-attract ulit si sir. Natigilan si Roxanne ng balingan niya ito, gamit ang nakakamatay niyang tingin. Humigpit ang hawak niya sa ballpen at iritadong sinaksak ang papel sa harap. Nakita niyang pamimilog ng mata ni Roxanne habang sinusulyapan ang hawak niyang ballpen. Kuha ko sa'yo, Roxanne. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. Kaysa naman gumagawa ka ng kung ano-anong isyo. Para may mapagkwentuhan kayo ni Tricia. Huwag mo akong lalapitan. Lalo na kapag nananahimik ako. Hindi ko gustong nilalapitan ako ng maiingay kaya. Nabutas ang papel ng saksakin niya ulit iyon. Lumayo-layo ka sa akin. Agad na kinuha ni Roxanne ang tablet niya.
at namumutlang umalis sa harapan niya. Bumuntong hininga siya at bumalik sa trabaho niya. Gusto niya lang naman ng katahimikan, pero bakit ayaw iyong ibigay sa kanya? Lapitin talaga siya ng mga buwisit sa paligid. Biglang may lumabas sa office ng CEO. Nakita niya si Theodora, ang pansamantalang naging CEO. Nagsalubong ang mga tingin nila. Ngumiti ito sa kanya, pero tila kakaiba ang ngiti na iginawad nito sa kanya. Ngiti na tila sinasabing, "Alam ko kung ano ka, parang ganang vibes." Isinawalang bahala niya lang iyon, ngunit hindi niya naiwasang tingnan ang swivel chair. Biglang naalala niya sa Sir Dan na nakaupo doon. Madalas niya itong matanaw ito doon, naabalang nakatutok sa trabaho nito. Minsan ay, siya namang papanauri nito mula doon. Mahuli niya itong nakatingin sa kanya at magpapalitan sila ng ngiti. Napahawak siya sa dibdib. May bahagi ng puso niyang kumirot dahil sa mga alaalang iyon. Alaalang mananatili na lang hanggang sa alaala. Tinitigan niyang mga online jobs na offer ng ibang networking site. Sa ngayon parang gusto niya na lang tumigil muna sa pagtatrabaho sa syudad. Balak niya dati pa magpatayo ng bakery at papalaguin niya kasamang mama at tiyahin niya. Nakaupo siya sa waiting shed kung saan humihinto ang mga bus at magpipick up ng pasahero. Hinawi niyang mahabang buhok at napatingin sa unahan. Sakto naman at natanaw niya sa Rosie. Kumaway siya dito at kumaway din ito. Pagkasabay silang naglakad, sa unahan lang ang bagong club na gusto nilang pasukin. Nagsawa na sila sa dating club na paulit-ulit nilang pinupuntahan. Nightlife lang ang natatanging way nila para makatakas sa mapait na buhay ng realidad. Hindi maayos ang pamilya na mayroon si Rosie at hanggang ngayon ay ganun pa rin. Tapos siya naman ay matagal ng broken hearted. Kahit papaano, nakatulong ang pagka-clubbing nila para makamove on siya. Maaalala niya naman si Sir Danay, hindi na kasing sakit katulad ng dati ang nararamdaman niya. Tinaas niyang kamay habang sumasayaw. Si Rosie ay kung saan-saan naman nagsusuot para makahanap ng lalaking sasayawan nito. Sa ngayon, ayaw niya munang gayahin ito. Gusto niyang mapag-isa. "Hello babe, buti naman at na-champuan din kita ngayon." Biglang may nagsalita sa likuran niya. Hinawakan agad nitong bewang niya at pinihit siya paharap dito. Sebastian, namilog ang mga mata niya. Agad siyang umatras pero napigilan siya nito sa bewang. Medyo nihilo na siya sa ininom niya. Ayos lang sana kanina kung mag-isa lang siya. Pero ngayon nandito na si Bastian, parang hindi na siya komportable. "Sure, John. Umupo na muna tayo sa tabi." Niyaya siya nitong gumilid na muna. Winaksin niya ang kamay nito. "Huwag mo akong hawakan. Makakapaglakad ako, Sebastian." Tumawa lang ito. Nagtungo sila sa bar counter. Nag-order ito ng tubig para sa kanya. "Para mihimasmasan ka." "Ano ito?" Tinanggap niya yon at ininom parang wala itong masabi. "Hindi mo na yata kasakasama yon ng Sir Dan Divaro ngayon." "Ah, oo nga pala. Kasal na yon kay Desiree. So, single ka na ulit?" Ngumisi ito. Hindi niya ito sinagot. Wala siyang time para sa pang-aasar nito. "Kaya ka ba naglalasing ngayon?" Sinundan na iyon ngayon nang nanunugyang tawa. "Ano bang kailangan mo, Bastian? Ba't nagpakita ka na naman sa akin?" Iritadong binalingan niya ito. Tumas ang kamay nito sa ere. "Relax. Wala akong balak na makipag-away. Gusto ko lang ng closure. Para namang wala tayong pinagsamahan yan." Nagtagis ang bagang niya. Ilang saglit ay napasapo siya sa ulo nang mapansin na mas lalo siyang nihilo. Buntik pa siyang mahulog sa high stool kung hindi siya agad napigilan ni Bastian. "Easy, easy. Anong nangyayari sa'yo?" Ani Bastian at natatawa pa rin. Inalalayan siya nito. Hindi niya na alam kung saan siya nito dinala. Namalayan niya na lang na nakahiga siya sa malambot na higaan. Nasa kama yata siya ngayon at mukhang nasa isang silid siya. Umiikot pa rin ang paningin niya. "Ang tagal na rin oh, huling ginawa natin ito, babe." Bulong nito sa tenga niya at hinalikan siya sa liig. Bumaba ang halik nito sa dibdib niya. Kahit nanghihinay, pinipilit niya pa rin itulak ito. Nagagawa niya pang makabangon pero binalik lang siya ni Bastian sa higaan. "Pitawan mo ako."
Naiiyak na bulyaw niya dito. Natigilan siya nang biglang dumapo ang palad nito sa pusing niya. Sa lakas ni Yunay, parang namanhid ang kabilang pusing niya. Pinisil nito ang pusing niya. Sa akin ka pa rin babalik, Cynthia. Hindi sa hayop ng Sir Dandivaro na yun. Ang yabang-yabang ang hayop na yun. Pakikita mo, makakagandi rin ako sa kanya. Anito sa kapatulak siyang binitawan. At nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Pero natigilan si Bastian nang mabasag ang bote ng beer sa ulo nito. Natumbay ito sa sahig at nawala ng malay. Cynthia? Ang boses ni Rose ang sunod niyang narinig. Naramdaman niyang tinulungan siya nitong makabangon. Niyakap siya nito matapos nitong makitang ayos lang siya. Oh my God, I'm sorry. Nang mapansin kong nawala ka na, hinanap agad kita. Mabuti na lang may nakakita sa'yo hindi nalaka dito sa private rooms ng club na to. Thankfully, you're safe now. Umiiyak na sabit ni Rosie habang yakap siya. Napayakap na rin siya. Galit na galit si Rosie sa nangyari sa kanya. May kayang pamilya ng kaibigan niya kaya't pinush ni Rosie ang kaso para kay Bastian. Isang umaga sa desk niya, nakatulala siyang pinagbustan ang resignation letter doon. Kung mananatili siya sa kumpanya, maaring masaktan pa rin siya. Wala siyang amnesia para makalimutan na lang agad ang lahat. Mahal niya pa rin si Sir Dan. Kaya kapag dumating ang panahong makita niya ito kasama si Desiree, masasaktan pa rin siya. At kapag nanatili siya doon, tila araw-araw niya rin ang pinaparusahan ang sarili niya. Maagang maaga pa, wala pang ibang mga katrabaho niya. Isinili niya sa box ang mga kagamitan niya doon. Inihanda niya ang mga gamit niya at nagtungo sa office ng CEO. Wala pa daw sa Theodora. Inilapag niya ang resignation letter niya sa office desk nito. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng office. Puno ng alaala nila ni Sir Dan ang buong opisinang ito. Napabaling siya sa sala set nito sa gilid. Naalala niyang, diyan sila nagtatawanan habang kumakain. Diyan sila nagkukwentuhan, nag-aasaran at naglalambingan. Kaya sa opisinang ito, nasasaktan siya tuwing pinagmamasdan nito. Kaya paano na lang kung si Sir Dan na mismong nakita niya? Mas lalo siyang masasaktan. Tahimik siyang lumabas sa office. Pinagmasdan niyang desk niya. Sapat nang naipon niya para umuwi sa probinsya. Mas mabuti pang ilaan niyang oras niya sa pamilya niya. Kaysa naman mandatili siya doon at araw-araw lang na masasaktan ang puso niya. Bumaba siya sa building at nakasalubong pa sa elevator si Roxanne. Inangatan lang siya ng kilay nito pero hindi nito nagsalita at pumasok na sa elevator. Lumabas na siya ng building at nagbitiw ng malalim na paghinga nang mapagmasdan ang labas. This is it. Her beautiful goodbye. Kumuyom ang kamay ni Sir Dan habang pinagmamasdan ang malitrato na laman ng envelope na hawak. It's Cynthia with that guy Bastian. Mga malalaswang picture yun ni na Bastian at Cynthia. May nagpadala nun sa kanya at hindi niya alam kung saan galing. Nasuntok niyang wala sa oras ang office desk niya. Maliban sa resignation letter ni Cynthia, sinundan pa ng mga picture na iyon. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya para maiurong ang kasal nila ni Desiree. Inamoy niya si Desiree at sinet up ito sa ibang lalaki. Nang may nagustuhan na ito ay saka sila nagkasundo na, huwag nang ituloy ang kasal. Deklaro niya sa pamilya niyang may iba na siyang nagugustuhan at hindi niya gustong magpakasal kay Desiree. Sinigap niyang maipaglaban ang relasyon nila ni Cynthia. Tiniis niyang malayo sa babae kahit gustong-gusto niyang umuwi agad. Tapos pag-uwi niya, ito na lamang aabutan niya. Malaman-laman niya, sumuko na ito. Nag-resign ito. At ngayon may makikita siyang malalaswang picture kasama si Bastian. Napahilamo siya sa palad niya. Abot hanggang langit ang frustration na nararamdaman niya. Hindi niya na alam kung paano pa mareresolba ito. Siguro may kasalanan din siya. Siguro mas maganda kung inamin niya na lang kay Cynthia ang lahat ng pinaplano niya. Hello. Tinawagan niya ang kilala niyang private investigator. May papahanap ako sa'yo. Pabilis nitong natuntun ang lokasyon ni Cynthia. Nasa isang malayong probinsya ngayon, nakatirang babae. Ayon sa report ng investigator, iyon agad ang inasikaso niya. Theodora, can I ask you another favor this time? Pasensya ka na. Promise last na ito. Aniya sa pinsan. Narinig niyang tao nito sa kabilang linya. Anything for you, Cass. Next time, ililipat ko na rin ang mga trabaho ko dyan sa opisina mo. Hindi ko na ibibigay sa iyo yung kumpanya mo. Oras na humingi ka pa ng pabor sa pangatlong beses.
Anito at natatawa pa rin. Thanks. Aniyat na pangiti. Alam ni Theodora ang dahilan niya kung bakit sumama siya sa Paris with Desiree. Alam ni Theodora na balak niyang umurog sa kasal niya kay Desiree. At alam ni Theodora kung sinong nagugustuhan niya. Si Theodora ang parating nagre-report sa kanya tungkol sa mga ginagawa ni Cynthia sa opisina. Nagpapasalamat na lamang siya at meron siyang supportive na pinsan katulad ni Theodora. Go find her, Gus. Base sa observation ko sa kanya, she's a good girl. Iyan ang sinasabi ng instinct ko. Natatawang pahabol pa ni Theodora bago binaba ang tawag. Cynthia may be a wild and party girl. Maganda at magandang katawan pero narealize niyang hindi yun rason kung bakit nagustuhan niya ito. Siguro, dahil may parte dito na nagustuhan niya na hindi niya mahanap sa iba. Magaan parating pakiramdam niya sa tuwing kasama ito. Habang nasa biyahe siya patungo sa probinsya na kinaroroonan ni Cynthia, nakaramdam siya ng kapayapaan. This is the feeling that he wanted to experience once more. Hindi siya mayayanig ng mga larawang ipinadala sa kanya. Mas matibay ang paniniwala niya sa pagmamahal ni Cynthia. At gusto niya iyong patunayan sa pagsunod niya dito sa probinsya. Mahal pa rin siya dito. Naniniwala siya. Lumalang pangungulila niya ng matanong babae na nakaupo sa labas ng isang bakery. Cynthia was now running a bakery. A small bakery it is. Palitan niya. Ito pa mismo ang nagluluto. Diniligan ni Cynthia ang bulaklak sa labas ng maliit niyang bakery. With a few chairs and 3 sets of square tables inside for the customers. Tumingila siya nang mapansin ang araw. Hindi siya masyadong mainit at masarap sa pakiramdam. Her mama died a year ago. Hindi nito nakayanan ang cancer nito. She only have her aunt now. Ito nang tumutulong sa kanya sa bakery dahil parati iyong busy at malakas ang benta. Walang asawa at anak ng tiyahin niya at siya nang itinuring nitong anak. Noong malusog pang mama niya at wala pang sakit, kamukhang kamukha ito ng tiyahin niya. That's why every time she look at her aunt, it feels like her mother was still there and she's still alive. Ilang taon na rin ang dumaan at kahit papaano'y tinuruan niya ang puso niyang kalimutan si Sir Dan. Hindi man talaga iyong totally nalimot, pero at least, hindi na malungkot ang alaala nila. Ang alaala niya ngayon kay Sir Dan, kundi ang masayang mga panahong magkasama sila. Morning, Cha. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses na yon. Nalingon na niya si Rafael, ang dayo na tenant dito sa kapitbahay nila. Siya ang tawag dito sa kanya, in short, Cynthia. Rafael, gumisi siya dito. Maaga itong nagpupunta sa bakery nila para bumili ng pandesal. The usual. Anito at tinutukoyay ang cheese pandesal na mabenta dito sa bakery niya. Agad siyang tumalima para ipagabot ito ng cheese pandesal. Kapo si Rafael, marami pa nga nagkakagustong dalaga dito. Medyo close na sila nito dahil sa pabalik-balik nito sa bakery niya. Dapat linilibre mo na ako ng kape dahil marami ang binibili kong pandesal. Reklamo nito nang abutan niyang usual na kape na gusto nito. Doon kasi ito nagkakape sa bakery niya. Ngumuso siya. Ang mura lang ng kape eh. Tig-10 lang. Pagdadamot mo pa. Ngumisi ito. Ligaw na lang kaya kita. Para pag naging tayo, libre na ako parati ng pandesal at kape. Parating sinisingit na Rafael ang tungkol sa panliligaw nito. 2 beses pa lang noong magkita sila sa probinsyang ito ay nagparamdam agad ito sa kanya. Hanggang ngayon sinisigit pa rin ni Rafael ang tungkol sa panliligaw nito sa kanya. Kapag puti ng uwak, Rafael, ano yung napapailing? Naglinis na lang siya sa labas. What bread can you recommend? Natigilan siya sa pagwawalis nang marinig ang familiar na boses na iyon sa harapan niya. Nang tumingala siya ay parang matutumba siya sa gulat. Si Sir Dan Divaro, nakatayo sa harapan niya. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Napanganga na lang siya. Bakit ito nandito ngayon? Kung nandito ito, ibig sabihin nandito rin si Desiree? Magkasamang dalawa sa lugar na to? Pero bakit dito? Bakit kung kailan unti-unti niyang nabubuo ang sarili niya ay saka naman ito ulit susulpot? Nandito na naman ba ito para wasakin ang binuo niya? Bakit napakalupit naman yata ng kapalaran niya? Padisal ang binili ni Sir Dan at katulad ni Rafael ay umupo rin ito sa isa sa mga upuan ng bakery niya. Kitang-kitang kunot sa noon ni Rafael habang pinagmamasdan ang seryosong si Sir Dan. Nakaramdam ng awkwardness sa Cynthia habang nagwawalis sa labas.
habang nanatili lang ang mga tingin ni Sir Dan kay Cynthia. Why are you looking at her like that? Kilala ka ba niya? Usisa ni Rafael nang may iritasyon sa tono ng boses. Napatingin si Sir Dan kay Rafael. Pinalitan ito ng mata ni Sir Dan. Yes, and who you are? May himig ng iritasyon din sa boses ni Sir Dan. Kaibigan niya ako. And slash, manliligaw na rin. Pagbibida pa ni Rafael. Kumuyom ang kamo ni Sir Dan nang marinig ang sinabi ni Rafael. Hinilubos sa kalain ni Sir Dan na malakas ang loob ng lalaking ito para ipangalandakan ang pagkagusto nito kay Cynthia. Pagbalik ni Cynthia sa loob ay nagsalubong ang kilay niya nang makita ang mukhang may kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Napalunok siya ng maalalang may relasyon sila ni Sir Dan noon at naniligaw itong si Rafael sa kanya. Pabalik ako mamaya, Cha. Para hindi ko agad gusto ng atmosphere dito pagdating ng lalaking to dito. Ang pinaparinggan ni Rafael ay si Sir Dan. Ayun tuloy, at sila na lang dalawa ni Sir Dan ang naiwan. Agad siyang tumalikod ng magtama ang mga mata nila ng lalaki. Akmang akyat na siya na magsalita ito. How are you, Sid? Ani Sir Dan. Natigilan siya. Kumuyom ang kamao niya. Ayos lang. Akmang akyat na siya na magsalita na naman ito. Pwede ba tayo mag-usap sa ibang lugar? I have something to tell you. Kumunod ang noo niya. Pwede mo nang sabihin ngayon iyan dito. Naghintay siya na magsalita ito. May pagtatampo siyang naramdaman kay Sir Dan. Pero matagal na iyon. Iyon ang yugto ng buhay niyang gustong gusto niya ng kalimutan. Nagkatitigan sila. Pero hindi niya nakayanan ang tensyon kaya't siyang unang nagbawi ng tingin. Kapag alam mo nang sasabihin mo sa akin, saka mo ako kausapin. Aniyat tinalikuran na ito. Napansin niyang parating bumabalik-balik si Sir Dan sa tindahan niya. Pero sinasadya niyang ang tiyahin niyang pagbabantayin niya ng bakery mga bandang 6:30 ng umaga para hindi sila magkaharap ni Sir Dan. Pero patuloy pa rin na bumabalik si Sir Dan kahit hindi siya nagbabantay doon sa umaga at hindi ito nagkaroon ng chance ang makausap siya. Ngunit hindi siya nakatakas ng bumili ito sa gabi. Nakasuot ito ng itim na shirt at cardigan pambaba. Nakita niyang sasakyan nitong pinarada pa nito sa labas ng bakery niya. Magsasara na sila pero nakahabol pa ito. Tulog ng tiyahin niya kaya siya nang magsasara ng bakery. Ano nga atin? Aniya sa ulang kabay-buhay na boses. This. Tinuro nito ang pandikoko nila. Binalot niya agad ang tinuro nito. Gusto niyang umalis na agad ito doon. May asawa ni Sir Dan pero ito at nandito ito sa bakery niya. Nasa harap ito ng babaeng dati na nitong nakarelasyon. Parang niloloko nito si Desiree sa ganung paraan. Hindi naman siya papayag na siyang maging dahilan para masaktan si Desiree. Hindi siya homewrecker. Ayaw niyang gawin siyang homewrecker nitong si Sir Dan. Mas masarap ang mga tinapay sa bayan. Pwedeng doon na kayo bumili ni Desiree. Tiyak magugustuhan ni Desiree ang mga tinapay doon. Suggestion niya. Ngunit sa loob-loob niya nasasaktan siyang bangiti ng pangalan ng asawa ni Sir Dan. Hindi ko kasama si Desiree. Kumunot ang noo niya nang marinig yon. Asawa mo, hindi mo kasama? Aniyat nagbitiw ng pilit ng ngisi. She's not my wife, Cynthia. Natawa siya sa mga narinig mula dito. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sa Paris nga kayo nag-honeymoon, di ba? Ilang buwan pa nga kayong magkasama doon. Nanginginig ang boses niya ng bangitin ang honeymoon nito. Baka nga nabuntis mo na si Desiree. Hindi magandang nandito ka sa tindahan ko at bumabalik-balik ka dito. Huwag mo namang lokohin ang asawa mo, Sir Dan. Napaaw ang labi nito habang nakatitik sa kanya. Huli nang ma-realize niyang umiiyak na siya. Umangat ang kamay ni Sir Dan at binayad ang pisngi niya. Lahat ng nabanggit mo ay hindi nangyari sin. Marahang sambit ni Sir Dan habang nakatitik sa kanya. Napanganga siya, baka sa mga matang kalituhan. We are not married. Hinawakan siya nito sa pisngi, masuyo siya nitong tinitigan. Umiling-iling siya. Nagsisinungaling ka. No, that's the truth, baby. At pinahid nito ang luha sa pisngi niya dahil ayaw paawat ang mga luha doon. Pinaglalaroan na naman ba siya nito? Lahat ng binanggit mo, from honeymoon, wedding, anak. Sa iyo ko balak isa katuparan iyon. Nandito ako para sa mabagay na iyon, Sin. Nandito ako para sa iyo.
Sumilay ang mga ngiti sa labi ni Sir Dan. Papaano? Bakit? Anong nangyari? Napaamang siya. Because we don't like each other romantically. Mahal ako ni Desiree as an older brother at mag-iiba kami ng mga taong minahal at gusto makasama habang buhay. Pinagmamasdan siya nito. Mas lalong bumuhos ang luwas sa mga mata niya. Parang isang panaginip ang lahat. Panaginip na tila ayaw niyang magising. Bumaba ang ulo ni Sir Dan upang patakan siya ng halik sa labi. Napapikit siya at naramdaman ang init na hatid ng halik na yon. Ginawa kong lahat para lang matuloy ang mapangarap nating dalawa noon. Gusto kong ikaw ang babaeng bubungad sa akin pagkagising ko sa umaga. Ikaw ang gusto kong makita sa bawat umaga ko, Cynthia. Anito at hinawing buhok niya sa mga tenga. Kinabig siya nito upang yakapin. Napakatagal niyang tinuro ng puso niyang kalimutan nito. Pero ito, ang taong gusto niyang kalimutan. Nakatayo sa harapan niya at tila ayaw magpalimot. Hindi niya inasahang babalik ito. Ipaglalaban nitong relasyon nila na matagal niyang gustong ibaon sa limot. Siya lang pala itong nagpakahina at hindi sinikap na kumapit pa. Pinimbestiga ni Sir Dan ang tungkol sa nagpadala ng mga pictures. Nadetect nilang account na pinambayad sa counter na nagpadala ng mga pictures sa office niya. And it's from the bastard Bastion. Mas lalo pa siyang nanggagalaitin nang malaman ng totoo. Bastion almost raped Cynthia. Ang kaibigan ni Cynthia na si Rosie ang nagpush ng kaso para mapakulong si Bastion. Pero nakalabas pa rin ang lalaki matapos makapagbayad ng ransom. Kahit rape dapat kaso nito, nagbababa ang naging kaso nito sa tulong ng kapangyarihan ng pera. Kaya lang sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin niyang madidiin na si Bastion habang buhay itong makukulong at mabubulok ito doon. Tama lang na naniwala siya kay Cynthia. Tama lang na hindi niya hinusgan ang babae matapos makita ang maletratong iyon. Matapos siya sa trabaho sa opisina ay umalis agad siya. Binilisan niyang pagpapatakbo ng sasakyan niya. Kaya agad siyang nakarating sa isang shop. Pagkatapos ay sinalubong agad siya ng mga kung ano-anong mga gowns sa harap na iyon. Pero patuloy siya sa loob hanggang sa natanaw niya ang babae nakatayo sa harapan ng salamin. Sinusukat nito ang gown pangkasal. Sakto namang humarap ito at dagdama ang mga mata nila. Sir Dan, nakangiti na tawag ng Cynthia. Diyos ko naman iho, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Alam mo namang bawal magkita ang bride at groom bukas ng kasal nyo. Iritadong bulalas ng mami niya. Kahit mayaman ito at namulat sa modernisasyon ay naniniwala pa rin ito sa mga pamahiin kahit papaano. Namiss ko ng bride ko. Mapipigilan niyo ba ako? Ano yung tinas agad ang braso para hingin ang yakap ni Cynthia. Bumaba agad ang bride-to-be niya para yakapin siya. Malawak ang ngiti ni Cynthia nang tumingala ito sa kanya. Dapat makinig ka sa mami mo at tigas talaga ng ulo mo. Ani Cynthia at hinampas siya sa dibdib. Nagkunwari siyang nasasaktan. Bukas ng kasal nila, sa pagkakataong ito ay ang babaeng totoomahan niya ang papakasalin niya. Gusto niyang buwagin ang naging tradisyon ng pamilya nila sa pagkakataong ito. Magpapakasal siya sa taong gusto niya at hindi dahil sa fixed marriage. Parang hindi na tuloy siya makapaghintay sa kasal. Gusto niya na ngayon na agad, kung pwede lang sana. Si Rosie naman na kaibigan ni Cynthia ang nagplano about bridal shower. Imbis na gawin rin ang bachelor's party niya ay mas pinili niyang maging macho dancer para kay Cynthia. Hindi naman pwede ibang lalaki maghubad sa harapan ng future wife niya. Nagsigano man nakakilala sa kanya nang pumasok na siya at nagsimula nang sumayaw. Nakangisi pa si Cynthia habang naka-blindfold. Iginiya niya ang kamay ni Cynthia para hawakan ang abs niya. Natigilan ang mga kasamang babae doon. Pero mukhang nakilala na agad siya ni Cynthia. Kahit siyan pa lang naman niyang nahawakan ito. Nang tanggalin itong blindfold ay namula itong makilala siya. Kahit nakamask siya ay nakilala pa rin siya ni Cynthia. Natutuwa siyang malamang kilalang kilala siya ng bride-to-be niya. Hoy sir, hindi ka allowed dito. Paano ka nakapasok? Umalma si Rosie. Balak talaga ng lahat na ibang pagsayawin ngayon para kay Cynthia. Don't you dare. Bantayan niya sa mga kasama ni Cynthia. Pinalayas na kasi siya doon pagkatapos. Niyakap siya ng tiyahin niya matapos siyang ayusan ng makeup artist. Ito ng araw ng kasal. Excited na siya at gusto-gusto niya nang matanaw si Sir Dan sa unahan ng aisle. Karabi, hindi ko inaasahang kasal mo na sa wakas. Naiiyak na sambit ang tiyang niya. Opo,
Salamat po sa pagpunta, Chang. Bumiyahe pa talaga ito mula probinsya para dumalo sa kasal niya. Ay sus, walang problema. Kahit saan ka man ikasal, pupunta ako. Wala akong gagawin para sa pamangkin ko. Abala na rin ang ibang nag-aasikaso para sa video upang kuhanan ng kasal. Naunang naglakad ang mga cute na flower girl at nagsabay pa ng mga rose petals hanggang siya na mismo naglakad sa aisle. Lumawak ang ngiti niya ng pagbukas ng pintuay na tanaw niya sa dulong malapit sa altar si Sir Dan. Ngumiti ito ng magtamang mga mata nila. Bakas ang kislap sa mga mata nito at umasang sana maglapit agad sila. Kung ihanay siya sa mga babaeng babagay kay Sir Dan, paniguradong hindi siya kasama sa choices. Mataas ang level ni Sir Dan kahit shy. Hindi niya lubos maisip na pwede niyang abutin. Inabot siya ang kamay ni Sir Dan nang mag-abot ito. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang humarap na sila sa pare. At habang nagsasalita ang pare ay hindi malis ni Sir Dan ang mga mata niya sa kanya. Naiilang na siya at gusto niya itong sawayin. Inilapit nitong mukha sa tenga niya at may binulong. She beautiful. She bit her lower lip and smiled. Namumula ang mukha niya sa hiya at mas pinalala nito ngayon. Nang mag-anansyo ng Yumi na kiss the bride, ay mabilis pa sa kidlat na tinaas agad ni Sir Dan ang belo niya. Nampas niya ito sa braso para magdahan-dahan naman ito kahit papaano. Pinalayas niyo ako sa bridal shower niyo. Ayaw pa akong palipitin ni Mami sa'yo bago ang kasal. Ilang araw na akong walang kiss sa'yo. Reklamo nito. Natawa na lang siya at hinayaan itong makahalik sa kanya. Tumunog agad ang kampana paglabas nila kasabay ng pagsaboy ng mga bulaklak. Nagkatinginan sila nang nasa kotse na. Kinabig siya nito at pinatakan ng halik sa noo. I love you, baby. Bulong nito sa kanya. I love you more. At sinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.